This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He is the co-founder of Slick Barbers Co., a member of Long Haul Global Communication, a barber, and an MC. Let's all welcome Indio. Lahing bilad. Yes, sir. It's good. It's an honor to be here, man. So ngayon, nandito tayo sa Slick Barbers, sa Makati, sa MKT Santa Cruz, Barangay Santa Cruz. Ano? Bisita tayo dito. Yung exact location natin para malaman kung saan tayo ngayon. Slick Barbers Co., 3919 Yagi Street, Barangay Santa Cruz, Makati City. Malapit kami sa may South Cemetery. Okay. Sa may circuit, Makati. Okay. Actually, itong Slick Barbers, man, yung lugar natin, it's been a melting pot nga to of an artist hindi nyo alam, nandito talaga nagtatagpo ang mga ano natin, ang mga iba't ibang artist. This is from sa mga Bawal Clan, may mga members na pupunta dito. And yung nagsisimula pala yung kartela, tumatambay talaga yan dito. At ngayon yung mga new generation na kung sino Outside Mafia pupunta dito. And sino pa ba? Sino pa bang ma-share mo? Sila AJ, sila Al James. Yan, kuyang-kuya. Barrio Verde. Sila Mysterio, A-Crown. A-Crown, Before yan. Yan, sila. Yung mga artist rin na running na ngayon. Yung mga new artist talaga, may ano rin talaga kami lumalapit dito kasi it's very, very cozy na welcoming talaga yung community nila dito sa Slick Barber. Minsan, medyo nakaka-intimidate kasi may mga, syempre, astig na mga forma. Tapos may mga artist na sikat na, parang alam mo yun, hindi sila sikat, pero nandyan lang sila sa labas na tumatambay lang. Na-intimidate yung ibang tao, pero man, sobrang welcoming dito sa lugar na to, na kung napiging part ka ng community natin dito. Yes, sir. It's really good, man. Nung una rin ako, enjoy action, nahihiya ako pumisita. Talaga. Kasi, same na ganun, na-introduce ako ni, yan, sinawayan na tumatambay dito. Yan. Naalala mo ba yan? Naalala mo yung part? Oo, nung mga unang times na tumatambay, napadpad ka rin dito. Kartelem na kayo nun di ba? Tapos yun. Nakapagpagupit pa rin kayo nun, umpisa nun. So yun. Ganoon lang rin talaga. Yun rin kasi yung parang branding namin. Kumbaga street barbering rin talaga. Okay. Siguro yung nagsiset apart sa amin sa ibang, sa mga ibang businesses na barbershop rin talaga. So yun, pinapanindigan lang rin namin talaga yung pagiging community barbershop na parang ganyan yung dating niya. Ang ganda siya tingnan, man. Kung makakabisita kayo dito, and ako na-introduce ko to sa mga friends ko na mga siyempre mga ibang mga college friends na hindi ano. Kasi para sa akin, nakikita ko na to before pa nung mga mahilig kasi ako sa streetwear before pa nung college ata ako. Tapos nakikita ko na siya na sa post na mga ano. Astig. Nakikita ko, man, na you guys were yung pinapromote nyo at that time, no, 2016 ata, 2015 na. Point of view ko to, India, yung fade. Yun talaga, nagsimula yung Slick Barbers kasi talagang wala pang na-inspire kami na parang sa ibang bansa kasi yun nga, parang naging movement yung fade. Tapos parang naging trato nila sa barbering is parang art form. Art siya talaga. So yun, mula noon parang para mapalad kami na yung Slick Barbers yung isa sa mga nag parang jump start ulit na parang mabalik yung kasi dati pa naman rin yung mga fade sa totoo lang. So yun, mapalad lang rin talaga kami na kami yung isa sa mga nag jump start ulit ng fade sa barbering. Pero kasi yun nga, matagal na rin naman talaga yun. Okay. Pero kasi parang na-lost siya through time. Okay. Kasi nga parang yun nga, para siguro hindi napasa rin yung art ng barbering sa mga generation na sumunod. Usually nung mga panahon na yun, nakikita lang namin nung nagsisimula na kami maggupit, nakakita lang kami ng parang fade na transition na maganda noon sa mga kapag galing yung isang tao sa matadandang barbero. Okay, yung mga 50s old school type of stuff. Yun. Pero yung mga barbers pa nito, ito yung mga nakikita natin sa mga palengke. Usually yun naman yung panahon na yun Mga back mga 2013 pa baba, 2014 pa baba na years. Ganun pa siya.
Tsaka yun yan, wala pa namang, kumbaga hindi pa natitingnan yung barbering ng barbering, gets? Parang ano pa lang siya, parang wala. Pag wala kang style na gupit, sa barbershop ka punta. Kasi kung may style ka, sa salon ka. Oo, yun. Parang ganun siya. Inaalala ko to when I was in high school, when I was in high school, na yung normal na gupit kasi for the school, di ba? Oh. Parang gugupitan lang yun dito mo, yung parang, barbers, yun yung term. Barber's cut. Corporate cut, parang ganun. Tapos pag kunwari yung medyo gusto mo may style nga, sabi mo kanina, sa salon, na parang may konti dito, may hindi ganun kabawas yun dito. Tapos yun pala, meron pala talagang ganung style nga na hindi kailangan mo lang hanapin yung barber na kayang gumawa nun. Mismo, yun. Meron talaga mga, actually, yun talaga yung specialty ng mga barbershop talaga. Mm-hmm. Parang sa from the get-go, ganun siya. Kumbaga na-develop siya kasi ganun yung style talaga nila. Okay. Pero through time, siguro nga dahil nga rin, kasi ang naging stigma sa atin nun kapag barbero ka kasi wala kang trabaho eh. Do? Barbero ka na lang. Occupation. Diba? Parang kapag di ka nakapagtapos, magbarbero ka na lang. Kasi gupit lang yun, tapos magbabayad sa'yo yung tao. Kumbaga, means siya para kumita ng pera enough for the day. Ganun. So through time siguro, yun, parang ganun ko nakikita eh. Parang through time, nagugupit sila para na lang for a living. Oo. Tapos na lost yung art na parang hindi napasa nung mga... Kumbaga, hindi siguro nakita rin ng mga sunod na barbero sa kanila na may art pala yung pagugupit. So would you say na, 'di ba, sabi mo yung mga nahagawa ng ganitong specific na gupit is yung mga oldies, tapos nawala siya through time. Uh-huh. Sa tingin niyo, isa sa mga nag-start ulit ng ganung trend or ganung pattern is slick barbers? Oo, yun. Sa amin, kami sa Pilipinas, ha. Sa Pilipinas. Pilipinas parang, to men, ha. Hindi lang to Luzon, hindi lang to NCR. Kumbaga sa Philippines, parang yun siya, parang na nabalik namin. Kumbaga isa kami sa mga nagpa-jumpstart para magka-pride uli yung barbero na barbero siya. Astig yun, man. Astig. Parang iniisip ko pala nga na nakita mo rin pala yung ganung point of view na yun nga kung barbero tinawag is in a way hindi ganun diba? Pa-astig, hindi pa ganun ka-astig, 'di ba? Tapos ngayon pag if you're treated like someone a barber na mataas na yung tingin sa barbero. Yes. Kumbaga umaabot yan sa mga artist, umaabot yan sa mga artista pa na diba? I mean, anyway, if I would ask, kamusta ka ngayon pala, Indio? Going back, kamusta ka ngayon? Okay naman, life is good. Life is good. Yung mga homies, okay. Kumbaga yung mga minemaintain mo sa buhay, family, okay, ganyan. Everyone's eating. Mismo. And yun yung importante sa lahat. And sobra. Kung hindi man sobrang daming pera, at least everyone's may food on the table. Oh, bayad yung bills, di ba? Facts. Bayad yung bills, nakakain kayo ng masarap, pag may craving ka, nabibili mo. Di ba? Oo nga. Yun yung mga dati nung bata-bata tayo, diba? Like, hindi mo naman mabibili at this time. Pero syempre, we worked our way. You worked your way, kung baga umabot dito. Kamusta ang business? Kamusta ang slick ngayon? Ngayon, yun, maganda naman kasi ngayong year talaga nagbalik na uli. Hindi man pero unti-unting bumabalik yung mga client. Kumbaga nawawala na yung takot na lumabas, di ba? Okay. Kasi from pandemic noon, di ba? Mula noon parang nag-aalangan pa yung tao na parang magba-barbershop ka ba? Kaya dumami yung home service years prior noon. Pero ngayon, yun, medyo nagbi-build na uli yung mga tao kahit sa mga public places, 'di ba? Okay na rin. So, 'yun, isa sa mga benefit rin sa amin 'yun. So, yung shop so far, 'yun, gumaganda naman uli yung pasok niya lalo na this year. May time nga rin talaga no, yung pandemic, it really hit you hard, man, sabi mo. Oo, 'di ba? Sa mga balita, 'yun yung mga laging kasi 'yun yung contact eh, 'di ba? Mm-hmm. Contact na service kasi kami. Mm-hmm. So, 'yun, yun yung tapos hindi mo pa iba-iba pa, minsan papayagan, 'di ba? Sa mga balita. Pwede na yung mga salon. Pwede na bigla. May mask lang, di ba? Tapos biglang, curfew na lang ng 6 p.m. Tapos mag-8 p.m. Tapos mag-6 p.m. na. Alam mo yan, nag-iiba-iba yung protocol. So, yun, parang bago nun, ginawa namin, tol, parang closed door operation lang kami since then. Kumbaga, yung mga nakabook na lang, tapos yung mga kaibigan na lang, yung mga client na kilala na lang,
yun na lang yung kumbaga, hindi pa rin kami nag-open na lang ng open sa public para iwas na rin sa mga yun, mga takot ng mga ibang tao, tsaka safety na rin para sa mga barbers. At saka may tiwara naman sa yung yun, mga mismo. Ano yung mga client kanya, matagal yun eh. Yun. May mga client ba kayo na since nagsimula to nandito pa rin or madami? Oo, madami, nakakatuwa. Yung iba pa nga barbero na rin eh. Yun. Mismo, yun, nakakatuwa yun. Lalo na ngayon, parang ako meron akong client hanggang ngayon, lawyer na siya. Pero nung estudyante lang siya, nagpapagupit pa siya. Crazy, man. That's so crazy. Sobrang, yun yung parang sa akin, yun yung masarap na feeling kung bakit. Alam mo, yun yung loyalty na, alam mo, hindi basta-basta makukuha kahit saan. So, para sa akin, yung mga ganun bagay, ina-honor ko yung mga ganun. Ganda rin yun, no, na parang, in a way, teacher. Alam mo, mga teacher na parang nakikita mo siya this young. Yes, mo. Tapos, going back, may ilang years na pala ang SB ko? This year, 9 years na yung SB ko sa June. Sa June. June 1st kami lagi, June 1st. Nabanggit ni Jari yun nung sa podcast niya, if you heard na nagtanong pa kami noon parang may gig kasi yung Cartel MD. Ay, well, nina Wavier pala, wala pang Cartel M na sabi niya anniversary daw ng Slick. Eh, ang birthday ni Jared, June 16? June 16 ba? Oh, hindi. Ang anniv talaga ng Slick, June 1st. Okay. Kasi 2014. Pero most probably yun, kasi hindi naman namin, yun nga, tulad nun, event yun. So, hindi mo isasakto ng day. Exactly. So, kailangan mo isabay sa kung saan yung pinaka-possible na date. Tapos yun, naalala ko yun. Yung napanood ko rin yun eh. Pinanood ko yun. Tapos yun yung pinerform nila ni Wyan, yung Sleepless Streets. Isipin mo, nag-jumpstart yun ng whole Cartel M career, man. Wala pang Cartel M doon, pero feeling ko nag-jumpstart. Ito. And you've been part of that, man. Ikaw ba yung kumausap sa kanila na... Hindi. Kasi matik na homies naman na eh. So, bakit hindi anniversary namin eh. Diba? Yun naman yun. Kumbaga, di perform kayo. Sino pa hahanapin mo, di ba? Siyempre, yung mga kasama mo na rin. Kumbaga, ano to eh, parang yung anniversary naman kasi hindi naman para sa, na parang for public, na para sa lahat. So, parang thing of ours siya, di ba? So, kahit yun. Kumbaga, pati yung mga performers, parang matik ka na, di ba? Parang ganun. Yun siya. Ganda. Madami pa kayo nabigyan ng opportunity na iba't ibang artist, hindi lang sa amin. Alam ko, nakapagbigay sila ng iba't ibang opportunity. And, ngayon, man, if I would ask you, ano yung mga latest projects mo? Sa akin, latest projects na ano, ako ngayon medyo lumubog muna ako eh. Okay. Para ngayon, kasi may kino-conceptualize ako na sarili ko, possible na album na gagawin, parang gano'n. And yun, kino-collect ko pa yung, alam mo yun, parang hindi ko pa malapat hanggat di ko pa nasasabi na tapos ko na siya in concept, parang ganun. This is in terms of MCing as a rapper sa indio. Pero ngayon sa barbering naman, ano yung mga latest na dito? Yun, recently, yun mga ginagawa namin yun, nagpa-participate kami sa mga charities, ganyan. Yun ginagawa namin, nang nag-head nung charities namin si Julian. Julian, shoutout kay Julian. Yes, isa siya barbers dito sa mga barber namin na magaling yan. Matik. Book him, man. Book si Indio. Book your... Yes. Bisita kayo dito and you'll know. Yeah, meron kaming ginagawa na parang charity. Tawag namin is Blessings for Blessings. So yun, may mga food, may feeding, tapos may haircut, free haircut, ganyan. Tapos yun, may mga art. Mm-hmm. Street art, tapos may mga music rin. Nakikita ko sa ano to, man, sa social media, sa mga ano, may mga barbers, sa ibang bansa to may mga barbers na tumutulong sa mga homeless. Mm-hmm. Kasi yung mga homeless, wala naman silang pang ano, diba? Tapos, yung mga parang hindi maka, ano, ng trabaho. Tapos, there are barbers sa ibang bansa na, I'll give you a fresh clean cut, pero kailangan mo mag-apply, kailangan mo mag-ano. Sa tingin mo, sobrang laking life-changing ba talaga? A good cut can change your life? Oo naman, kasi perspective siya. Yun nga yung instant gratification niya, diba? Parang you look good, you feel good, diba? Facts. Yun, diba? Kaya pagka ganun, isipin mo kung buong buhay, I mean, sabi mo, diba? Kung matagal ka ng homeless or yung perspective mo, diba? Parang, tapos madumi ka, diba? Parang, sir, isipin mo pag ginupitan ka, syempre isprayan yung buhok mo, di ba? Ahitan ka, lalagyan ka ng hair product, pamada, mga ganun. So parang, di ba? Parang
maano ka na, parang maligo na rin kaya ako, di ba? Gets mo? Parang ganun, feeling eh, di ba? Feeling mo pampered kayo. Kumbaga maganda na yung top eh. Maganda na yung top. Diba? So, andali na lang, di ba? Gaganahan ka na parang, oh nga, no? Tapos pagkaligo mo, magbihis kaya ako ng maganda. Di ba? Ganun facts, siya eh. Ganun siya eh. So, malaking bagay talaga ang barbering rin. Yung nagagawa niya, yung boost niya ng confidence, di ba? So, yun. May mga client nga na every 2 weeks, di ba? Kailangan clean agad. Kasi, yun talaga siya eh. Kumbaga, life-changing siya sa mga tao. Lalo na kung yung, yun nga, tulad ng mga homeless na ganun. Malaking bagay yun sa kanila kasi mag-iiba yung outlook nila. Tapos, pinakita mo sila, yun naman yun eh, ng caring eh. Diba? Yun ang barbering kasi eh, di ba? Parang yung gupit kasi, oo, yeah. Pero, in bottom line, parang taking care of your client, taking care of your people, parang ganun ang barbering. Ang ganda nun, man. You make them feel good, you make them look good. Yun na mabisa. Tapos, hindi mo alam kung saan ka saan siya dadalhin nung ginawa diba? Mo para sa kanya. Mismo, di ba? And yung mga charities nyo nga, sinasabi nyo, di ba, na ang tawag doon na sa mga libre lang yon, libre lang yung free haircut lang talaga yun. Usually mga bata naman yan. Tapos naalala ko to, man, na nung bata ako, ayaw ko nagpapagupit. Alam mo ba to? Alam mo, may mga ganong factors na may mga ganon talaga. Kasi hindi ko alam kung bakit eh na ganon yung ano na ayaw ko magpagupit kasi feeling ko mag-iiba yung mukha ko, kakantsawan ako sa school. Naalala ko ako rin may mga ganyan rin. Diba? Yung feel mo na yung buhok mo pero kailangan mo magpagupit kasi sa school. Kasi sa school. Tapos papagupit akong ganun, no? Tapos pag uwi ko, yung alam mo yung nakatingin ka sa salamin habang nagsha-shower ka, tapos bad trip ka na yung parang naiiyak-iyak ka sa salamin, parang pangit ng gupit ko, tapos wala kang choice kasi kailangan sa school eh, requirement siya eh. Tapos mga ngayon, nung nag-evolve yung barbering, yung mga bata na yung diba? Gusto ko magpagupit, ma. Alam mo yun, gusto ko maging maangas, gusto ko may ganito, may ganyan. Naalala ko yun, may mga client rin kami yung gano'n na sinasamahan pa ng papa nila. Oo. Yung mga gano'ng bagay, nakakatuwa rin. Mm. Tapos syempre, wala namang idea yung papa niya, parang, ba't dito ka pa nagpapagupit? Parang sabi mo pa, hindi ka naman dadayo ka pa. Tapos magbabayad ka, mamahal pa sa usual. Sa usual. Tapos yun, may naalala ko yun eh, may client kaming gano'n, sinasamahan siya lagi ng papa niya. Tapos parang recently, siya na mag-isa. Okay. Ang galing rin eh. Ilan taon to? Naalala ba? Ilan taon? Siguro mga 2000, hindi pa kami shop proper nun eh, parang garage barbershop kami. Mga 2015, mga gano'n. Ito yung mukha ng Slick ngayon is very mas okay na before. Kasi nakita ko yung picture niya. Men, pop-up natin dito. Ipop natin yung what it looks like before. Lagay natin dito. Nakita ko sa Facebook yun somewhere na wala pang pinto pa nga tayo. Oo, mismo. Anong to dati? Itong kalahati na to, itong pwesto natin, pinaparentahan pa to. Parang dalawa. Dalawa yung half lang, yung half na doon, yun yung parang karinderiya kasi yan. Okay. Tapos tapat kasi kami ng elementary school, di ba? So, pag breakfast, nagluluto sa airpots dyan. Nan. Minsan, may one time pa nga, naparentahan pa yun na parang store siya, sari-sari store. Tapos yun, nung ginawa siyang parang karinderiya, morning lang naman yun eh. Kumbaga madaling araw kasi 6 a.m. yung pasok ng mga bata. Afternoon, uwian na sila. Doon kami pumapasok, nagyagawa namin yung barbershop ng lunchtime. Okay. Tapos dati kasi, pop-up lang. Like, hindi kami bukas daily. Nag-a-announce lang kami. Usually, weekends yan. Parang Saturday, Sundays. Social media to? Social media. Malaking hatak din ba yung social media before? Oo, malaking bagay yun. Kasi yun talaga yung nag-build ng following namin nun. Eh, okay. Na naging, nag-pass. Actually, yung Slick Barbers, nagsimula siya, yung pinakaunang-unang gupitan, nagsimula siya dahil sa social media na parang yun, nakilala ko doon si, parang gusto kong matuto mag-gupit. Ako pinakaunang apprentice sa Slick Barbers. Balikan natin yan. Sige. Maya. Who was Indio before he was Indio? Paano ka napasok sa ano na to, man? Sa culture na to? Feeling ko hindi lang naman barbering ka eh. Maayon sa mga naririnig ko from friends na ano, madami ka pang napasukan na something eh. Okay. Hindi lang barbering agad, di ba? Tama ba? Oo, totoo. Yun. Siguro yun nga. Kaya rin siguro naging street yung barbering. Kasi nga, una sa lahat yun nga. Nagsimula ka rin kasi ako, personally. Yun nga, parang
ang una kong naging humatak sa akin na parang street na element talaga is yung graffiti. Do you remember how old were you this time? Siguro mga 2017. College, 2018, college. College. Sa UST. Yan. Ewan ko, parang yung bagong wave uli ng graffiti rin. Oh, graffiti. Hindi ko natatanong kung ano yung name mo doon. Basta pero, yun nga, architecture ako noon, tapos sa UST, tapos yung kasama na building, sa same building, kasama namin mga fine arts. Okay, oo. Artist talaga. Tapos, pag magsa-CR ka, lagi may vandal sa CR. 8 floors yun eh. Tapos makikita mo yung mga sulat, yung mga tags, sa mga colors. Sa pintuan ng CR. Like kung ihigaw sa labas. Sa mga cubicles, sa loob ng cubicles, sa salamin. Okay. Stickers, tags, dun mo makikita. Tapos, yun, syempre, mako-curious ka. Parang ano yan? Parang ano to? Tapos yun. Nagkaroon ako ng kaklase na parang may mga friends rin siya sa fine arts. Tapos, siya nag-introduce sa akin sa mga ganun. Inaalala ko lang, Injo, graffiti, wala ka pang idea dito. Wala pa. Kumbaga, nakikita mo lang sa CR. Maganda ba yung mga tags nito? Ganun siya. Parang interesting yung dating. Na parang, tapos yung pangalan. Tapos, syempre yung mga pangalan. Tapos pag sa ibang floors, siya rin yun. Alam mo yan, parang yun. Take notice mo yung kulay. Tapos, medyo iba na yung ginawa niya dito. Yung mga ganun. Yun yung pinaka-hook nun eh. As after nun, ikaw naman, pagbalik mo sa classroom, sulat-sulat ka rin, di ba? Parang pa, ganun siya. Nahila ka rin na ang ganda nito. Try ko rin. Kasi ganun siya. Kasi architecture ka eh. Kumbaga, may alam mo idea about writing, may idea ka about drawing or what. Tapos yun, meron akong kaklase na may mga friends siya ng mga taga fine arts. Okay. Tapos group sila ng graffiti. Actually, isa sa mga idol ko yun, MSF yung grupo nila. MSF, shout out sa MSF. Manila Shall Fall. Manila Shall Fall. Ganda na pangalan na yun. Manila Shall Fall. Sobrang yun yung naging trigger ko na parang, may getong community pala. Yun na. Siya yung si kaklase ko nun, si NJ pangalan niya. NJ, shout out. Siya nagparinig sa akin ng mga Kendrick Lamars nung panahon na yun. Wala pa nga yata sobrang section 80 pa nga yata. Section 80 talaga. Tapos wala akong idea dun kasi hindi naman ako into it. Lalo na nung mga prior years kasi noon, banda-banda pa yung trip ko. Pare-pareho tayo eh. Banda-banda. Naalala mo ba yung gusto mong banda before? Or parang dinig mo? Siguro kasi isa rin bagay kasi church kid rin ako. So drummer rin ako sa church noon. May instrument na talaga. Kumbaga instruments mula nung bata. Tapos nung mga high school, syempre, di ba, yung mga tingin mong cool. Facts. Sasamahan mo siya. So, yun, may mga banda. Actually, ang mas naging ano ko yung mga post-hardcore, ganyan. Mga metal. Medyo metal ba? Mas post-hardcore, yung mga Silver Stain. Okay. So, yun yung pinaka-influence ko noon. Skater kasi ako noon. Okay. So, parang magkakadikit na yun. So, parang, mula high school, skater ako. Tapos, syempre, punk rock, tapos mga banda, ganyan. Tapos, pagdating sa college, doon naman ako na-introduce na parang hip-hop na. Ang unang na-introduce sa'yo si Kendrick Lamar ba? Or may maalala ka ba na specific? Well, kung nag-introduce, hindi naman sa Kendrick kasi mula noon pa, talagang kung mula bata ako, na makaka-relate ako, straight off, si Andrew E talaga. Andrew E, okay. Kumbaga, mapapanood mo siya di ba? Kahit si Francis mapapanood mo rin, pero hindi ako nakaka-relate masyado sa kanya kasi maputi siya, matakos ilong. Okay, gets mo ako, mas digs ko yung, my team, tapos Pinoy. Andrew E, di ba? Tapos, ganun siya. So, at saka hindi ganun kahirap i-digest pa yun, lalo diba? Bata pa naman tayo. Tapos, yung mga music niya, maligits magad. Tapos, kahit explicit nun, di mo pa naman gets masyado yung pagiging explicit nun kasi ang gets mo lang catchy yung tanininin, di ba yung mga ganun. So, mas nag-lure ako sa kanya nun. Mm-hmm. Yun talaga yung pinaka-influence ko kung pagdating sa hip-hop. Pero hindi mo pa masasabi dito na in ka na sa hip-hop? Kumbaga hindi mo pa siya gusto? Hindi pa, pero may incident nun na parang mga high school ako na parang may church concert kami. Okay. Tapos parang may drummer ka. Rapper. Nag-rap ako. Ay, sa isang set. Nag-rap ka na agad. May kinabisado ako na
na Christian rap na galing, Tagalog. Galing. Shoutout rin yun si Beraka. Natandaan ko ba yun? Shoutouts to Beraka. Urban Flow. Okay. Urban Jump. College. High school pa to. High school na talaga. Kumbaga mahilig ka na lang sa music, kahit rock pa yan, kahit hip-hop pa yan. Actually, mas na-develop ko yung rock nung nag-skater na ako. Kasi yung mga kasama mo, syempre. Mga punks. Pero before, way before nun, yun nga, parang, yun talaga, kumbaga hip-hop na Andrew yung, okay, yung nakikita ako sa TV. Mainstream din. Yun nga, di ba? Parang yun rin talaga eh. Parang, tapos eventually, tapos nun, yung mga nag-college na ako, dun yun, no, parang, ano ba tong graffiti? Parang anong element ba to? Dun ako nag-research na. Hip-hop pala siya, di ba? Yun. Men, ulitin ko, kasama sa ang graffiti sa elements ng hip-hop. Yes, sir. Hindi lang pagra-rap yan. Tsaka ancient. Ngayon nga tol, sa mga archaeology, graffiti na rin tawag nila sa mga scribbles na nakikita nila. Yung, tapos parang, kasi yung mga... Parang mga ukit sa pader na random. Yung mga caveman type graffiti shit. Graffiti na rin tawag nila doon. Kumbaga, make sense siya. Tapos hanggang ngayon, ganun pa rin pala siya. Nag-iiwan sila ng pangalan nila eh. Same naman eh. Kumbaga, if another cave... Ito, thought ko lang to na other caveman na nakapasok doon sa cave na yun. Uy, ito kilala ko na ito. Diba? Yun yung graffiti, diba? I was here. Ganun yan. Diba? Parang isusulat mo na parang Indio was here. Yun siya eh. After nung graffiti, inintroduce ka sa graffiti people, di ba? Yung scene na yun. Sinimulan mo na magpader ba agad o malaking pader yun ba din, agad? Siyempre, sa CR din. Siyempre, natutunan ko ngayon magsulat-sulat rin sa CR din, sa desk mo, ganyan. Tapos yun, ang pinaka, ano talaga nun, na inspiration nun na malakas nun, lalo na clothing na graffiti, guerrilla type, skateboarding, yun yung THC nun. THC man, college din yata ako na to. Tapos siguro baka high school pa nga nagsimula na to, hindi ko lang alam, nalaman ko siya ng college. Kubaw, di ba? Ako late, kumbaga, thing na siya. Sikat na siya, hindi lang natin alam. Thing na siya na parang underground. Tapos parang, may ganun pala na yun. So, Doon lalo nag-feed yun na parang tatakas ka na sa gabi, magsusulat-sulat ka na. Yung dito ka ba talaga naka? Dito. Since then talaga. Parang siguro lumipat kami dito, mga 3 years old ako. Oo. Pero yun, malayo ko ba dito? Medyo, lalo na if... Pero kasi kung galing ka UST... Ay, malapit. Isang sakay nga lang ata yun. Okay. So, go-to yun eh. Kumbaga yun yung matik na pupuntahan mo. Nag-visit ka doon kasama yung mga friends mo na ano. Tapos, nung introduce. Nakita mo yung culture na yun. Ibang expo, men ah. Ibang expo noon. Up until now, medyo kumbaga compared sa Makati. Ibang naman talaga yung... Lalo na noon, way back yung expo noon. Yun talaga, kumbaga, gritty talaga. Kumbaga, doon kumbaga sa, kung sa New York, sa subway, nakikita yung mga artist. Sa Cubao Expo, kikita yung mga graffiti artists. Melting pot din siya, masabi mo na. Melting pot talaga siya. Nung naalala mo ba, nung first time na pumunta ka dito? Naalala mo ba na una ka pumunta sa Cubao Expo na dinala ka ng mga friends mo? Oo, parang ang pinakauna nun, may event na yung anniversary yata ng TH yun. So parang... If you fucks with the podcast... Subscribe tayo, like and share. Available tayo sa Facebook, Instagram, and TikTok. And if you wanna grow with the community, available yung mga merch natin. Bye now. Maraming salamat. Peace. Yun, so parang, yun nga, parang na-culture shock ka. First time mo pumunta sa Cubao Expo. Kasi ano to, parang anong thing to? Anong ginagawa nila dito? Kasi... Basta kakaiba eh. Tapos halo-halo. Tapos makikita mo dun yung... Yun, isa pa yung mga nakikita mo dun sa Fine Arts building nyo sa UST. Ando doon sila halos lahat. Ando sila. So may familiar talaga. Faces agad. Mga kuya rin. Mga ganun. Tapos parang, anong kinagawa nila dito? Yung mga ganun, alam mo yun. Tapos magkakakilala sila. Tapos alam mong may... Wala eh, syempre bata ka lang dun eh. Tapos alam mong, alam mo yun, alam mong... Parang kumbaga may sarili na silang circle nila. Which parang is, ganun yung dating. Nararamdaman na natin ngayon to. Ito na tayo. Tapos sila, sobrang advanced na nila. Sila pala. Sila yun. So parang, parang ang angas naman ng mga ganun nila. Tapos parang,
nagpapa-party sila, nagpapa-event sila, may live art, may mga ganyan. Tapos may skate, may mga skate, game of skates. Nagulat ka rin talaga dito. Mm. May ganito pala. Sa akin kasi bago siya eh. Oh. Tapos clothing rin siya. Oo. Oh. So, di ba, parang, parang galing, parang kakaiba, ano tong ganito. Kasi at that time, wala pang gumagawa nito masyado eh. Kung may gumagawa man, hindi pa ganun kasikat siguro. Tapos, yun talaga yung parang nakita mo na ginagawa nila yon. Alam mo yun? Kumbaga, hindi lang sila clothing store. Lifestyle, kumbaga kasama lahat. Oh. Skateboarding, graffiti, everything else. Eh, noon naman, wala naman. Lalo na hindi yung skateboarding nun, hindi tulad ng skateboarding ngayon, di ba? Facts. Ngayon, diba? medyo walang mainstream na, medyo nun. Mainstream talaga. Kumbaga, walang skate park nung mga years na yon. Siguro mga 2009, mga ganon. Wala pang skate park noon, tapos puro land tricks lang halos. Flat ground lang. Tapos yun, may kanya-kanyang spot lang sa kanya-kanyang lugar, di ba? Ganun dati. So, pag ganun, magkikita-kita yung mga iba't ibang crews doon. So, yun yung parang naging parang sa akin, yung galing, parang ito yung melting pot nga. Kasi mula sa mga ibang lugar, sa Makati, parang ganun yung dating eh. Sa Cubao sila pumupunta, yung mga taga Marikina, ganun yung dating sa akin nung nakita ko dun. At this time, man, yung Makati, wala pa yan. Wala pa masyadong eksena yan. Wala. Iba. Kasi nga, yun yung pa yung parang Makati, parang social pa na. Okay. Mga Makati boys, parang ganun yung dating. Konyo. Ganyan. Rockwell. Yes, ganun. Hindi pa siya na parang ganun. Pero meron na yon. Meron na, hindi lang natin siguro alam. Ako, kahit ako, hindi ko pa alam nun. Kasi unang-una ko talaga nakita, doon talaga sa Cubao. Doon ako namula. Tapos yun, eventually, doon ko lang nakikita na parang, may tambahan rin pala sa Giho. Giho was very, pero more on banda talaga ang Giho. Pero meron pa yun, mga locals, na parang bar rin siya sa gilid nun. Tawag naman sa gilid. Sa gilid, diba? Minom din kami doon. Malapit ka doon, diba? Yun. Sabihin natin, napuntahan mo na yung event, yung anniversary ng THE. What happened to your life na after nun? Or parang may malaking tulak ba sa yun to actually make more graffiti or kung ano man gusto mo maging pat ng gagawin mo? Kasi doon mo talaga nakita yung mga artist na yun. So, pagbalik mo doon ngayon sa school, nakikita mo na sila, tapos kilala mo na, alam mo yan, kilala mo sila sa mukha. Kumbaga kilala mo na sila sa mukha, tapos nagsasearch ka, ano pa nga yun tol, Multiply Days pa yung mga pictures nung graffiti. Multiply Days, so there was no Facebook. Wala ba yung Facebook noon? Dang, yun, basta yun, that old. Tapos yun. Lumalabas na. Hindi, ba? There you go. Hat, yun. Multiply yung parang ano noon, parang astig na social album media. Parang dun yung album ng graffiti, dun nakikita-kita yung iba't ibang styles, iba-iba yun. Tapos talaga yun, hanggang sa, may spot pa nga dati sa Intramuros, may intra pa na spot. Skate spot na puro padera ng graffiti. Magaling na yung mga nandun. Sa intra, actually sa mga pinamaganda spot yung intra kasi diba, meron yun, may quarter yun. Dati. May quarter, may, basta may, hindi na flat ground. Kumbaga kompleto yung obstacle. May obstacle sila. Hindi ako nakaabot doon at that time kasi nung buhay pa yung intra. I think I was very young tapos hindi pa ako ganoon kamarunong especially sa obstacle. Yun, naalala ko tuloy yung mga skate spot ng mga legendary noon. Panggitin na rin natin. Malapit yung KKK doon. Diretso na yun after. Kumbaga yun, isa yun, intra. Yun yung mga spot noon na nag-skate ako noon. Tapos sa Paraiso. Padraska. Shout out Padraska. Paraiso, wala na siya ngayon. Diba? Tapos tsaka yung KFC rin sa Bendigo. KFC, ito malapit lang. Meet diba? Up. Yun, yung mga spot nun na para sa akin, treasure yun. Kumbaga, dito nakikita lahat-lahat ng hindi mo basta-basta makikita kahit saan. Ako, KFC ako nag-start nun. Kaso, diba? Bagets pa ako nun eh. Sino mag-iisip na, ano meron sa KFC? May tubig. Siguro yung mga nakikinig ng mga bata kayo, ano yun? Ano spot yun? Saan yung KFC? Alamin nyo. Yung mga ganong spot na alam nyo kayo lang nakakaalam tapos nakikita-kita kayo dun. Yun siya eh. Yun yung magic niya eh. Parang ganun yung THC na parang pagpunta mo ron,
oh, may ganito pala na kayo, kayo lang rin magkakakilala, parang ganun yung dating. Tapos hindi niyo, wala pang Facebook Messenger at this time masyado, or hindi pa sobrang sikat eh. Kumbaga, pupunta ka doon kahit hindi mo alam na may tao doon. Yun, ganun siya. Kasi makikita mo agad sila doon, wala na usap to man. May mga posters, posters lang yun. Yun, actually, nagkakakilala kayo kasi mas frequent kayo nagkikita-kita kaysa, sa mga spots. Kaysa internet. Yun siya. And yung ban yun, napakalakas doon at that time. And, kahit nga hindi kayo nag-uusap eh, basta... Parang kilala mo yan, parang pag nakita mo yan, magbabatean kayo. Kaya di kayo close talaga, pero alam mo kasi, pag lumapag ka doon or yung certain event na to, kayo-kayo yung ando doon. Familiarity rin, man. Yun, labas kayo, man. Labas kayo. Tama na yung internet. Tama na yung kakaano nyo dyan. Yun, siguro yun yung maganda nung bago nag-took over totally yung social internet. Media. Social media. Okay, fast forward tayo konti, Indio. Graffiti, the culture, nagsimula doon. Now, is this yung time na nag kilig ka na sa hip-hop? Yung nag-wordplay ka na ba nito? Ayun. O, nung panahon na yun rin. Kasi nga dahil inaral ko yung, dahil nga sa graffiti, parang yung gateway ko yung street art, yung graffiti Yung art nung lettering. So parang nung ni-research ko siya, parang isang element lang pala yun. Tapos ano ba yung hip-hop? Parang ganyan-ganyan. Tapos, so malaking bagay rin yung MCing. Yung parang pagra-rap. In other terms. So, nung nakita ko yun, tapos DJing, breakdancing, yung four core elements eh. Tapos marami pa naman rin. Meron pa nga yung fashion, di ba? Parang hanggang nine yan. Daw, pero hanggang nine yan, alam ko. Ang alam ko lang talaga yung four. Yun yung pinaka-core elements. Tapos nag-develop na lang siya through time. Tapos yun, nakita ko ngayon yung, yung MCing, yung pagra-rap ulit. So, na-trigger uli yung parang... Saan mo nakita to? Wala, nagre-research na ako nun eh. Sa THE may event na nagra-rap, gano'n? Yeah, meron din doon. May DJ rin doon. Kumbaga, andun talaga. Very ahead of its time, man. Mismo. So parang nung nakita ko yun, parang, ang galing. Parang, tapos may mga skater doon. Yun yung elements na, kumbaga, na first hand na na-try ko. Ay, nakita ko yung elements na yun. Kasi may nag-perform, may DJ, may gano'n. Tapos mga writer, so gano'n. So, after noon, yun nga, parang nag-dug deep ako into it. Tapos yun yung napunta naman ako sa core nung MCing na parang may poetry. Medyo tumigil ka ba sa graffiti mo nito nung lumipat ka na dito sa tingin? Medyo, kasi yun naman yung naging focus ko eh. Kasi bata ka eh. Gusto mo testing lahat eh. Yun, di ba? Pwede mong gawin yun kasi pwede ka magpalit. Up until now, man, kung sa tingin mo na gusto mo mag-evolve from something that you wanna do, why not? Gawin mo. Ganun na naman eh. Yun nga rin. Kumbaga, subukan mo kung hindi naman, at least nasubukan mo, di ba? Kesa yung parang, shoulda, coulda, woulda, di ba? Facts. Diba? Kumbaga, try mo, tapos pag di mo trip, okay lang naman, diwag, di ba? Di next, try na natin. Try find something that you really wanna do. Diba? Yun na naman eh. Tapos hindi mo malalaman yun kung hindi mo te-testingin, di ba? So, kung feeling mo, trip mo, try mo, tapos pag ginagawa mo na parang, hindi ko pala trip. Di hanap ka ng trip mo, di ba? Malaking bagay yun kasi lalo na informative years mo yun eh. Di ba? Kumbaga, at least nakikilala mo rin yung sarili mo by doing that. So yun, di napunta na ako sa ganun, sa poetry. Tapos nagsusulat-sulat ako ng mga Poetry lang to ah. Hindi to yung way, wala tong beat. Hindi, kasi kasama na siya dun eh. Okay. Parang may, actually yung unang-una ko na record na kanta pa nun, parang nag-record ka na agad. Galing. Kasi inalam ko pa yun nung ito yung mga Teta Records tol. Puting Estilo. Yan yun, pre. Unang-unang try ko mag-record nun sa Puting Estilo nun. Sa may poblasyon. Mismo. Yan. Taga doon ako, man. Sila Okim. Shoutout Exile. Malaking, kumbaga, vital sila nun sa akin. Parang tanong-tanong lang ako kung dito na sa amin. Parang, saan kaya pwede mag-record? Tapos parang, hindi ko matandaan pero may nakapag-point sa akin dun sa kanila. Sa Teta. Tapos nakalapag ako dun sa kanila. Tapos nakapag-record ako. Tapos unang kanta ko nun, parang Santa Cruz pa nga mismo. Parang, yun kasi yung parang nung nag-research ako hip-hop, parang mahalaga rin na i-recognize mo saan kang galing eh. Facts, man. Kumbaga, diba? So, magsisimula naman yun sa hood mo eh. So parang unang kanta na ginawa ko, parang Santa Cruz talaga. Parang ganyan yung pangalan. Na
Yung Teta Records, nabalik ko sa Teta Records kasi parang naging kasama ko rin sila. Malaking bagay yun talaga yun, tol. Alam mo ba, nakakapaglabas sila ng... Luma na to eh. Luma na sila, di ba? Na ano, pero kung familiar ka dito sa kanta ni Geto Gecko, yung man-man, yung humipak ng halaman. Nakita ko dun sa ano, sa million views to ha. Sobrang dami nag-hit to. Nag-trending talaga. Nakita ko dun sa... sa ni-record. Teta Records? Sabi talaga? Ko, shit, classic, di ba? No? Kumbaga... ganon pa rin sa kalakalidad. Ganon sila kagaling na kaya nila humandle ng big songs, ng small songs, or mismo, whatever. Mismo. Nung nagsisimula ako mag-record doon, panahon yun nung ano, parang kalaabong pa nila yung mga taga-Mandaluyong nun eh. Parang ano, 13 kabalyero ba yun? Kaso may ganon pa. Tapos may... puting estilo to. Yung puting estilo. Tapos parang may kaaway. Yun yung panahon yung mga ganon yung mga rap eh. Gang war type shit parang, pa. Well, kung isipin mo rin ngayon, di ba? Parang ganun rin yun eh. Parang full circle lang yun. Diba? Umulit lang. Di ba? Di ba? Parang ganun. Kung tayo yung bata na yun nung panahon na yun, parang ganun nga yun eh. Ganun ka rin madedevelop. Galing, di ba? Nalaos siya eh. Nalaos yung ganun eh. Kumbaga naging bati lahat. Napansin na lang. Diba? Naging bati. Like, ito, feeling ko ito na yung mga ira namin ba? Ira na ng Barrio Verde, 727. Tapos parang medyo matagal din eh. Kartelem, 1096. Tapos biglang medyo bumalik sa okay ito ulit ah. Nag-iba yung focus. Nung panahon nun, parang talagang beefin. Kumbaga yung kanta nun, may kaaway ka dapat. O kaya love song. Parang ganoon yung dating, di ba? Pag sa mga hood, di ba? Di ba? Di ba sa mga hood nun, ganoon eh. It's either may kaaway ka na ibang grupo, nagsasagutan kayo ng rap. Tapos may love song. Oo, tapos love song. Hindi ko na mapanggitin kung sino yung gumagawa. Pero diba? Oo nga, no, nagla-love song nga sila. Tapos may... full circle, dog, di ba? It's crazy. I'm too old for this. Been at it, di ba? Pero yun siya eh. So, nakita ko rin yung mga ganun development na parang, oo nga, no. Tapos ngayon, ganun din siya. So, mas naiintindihan. Okay, ako, okay. Sa perspective ko, naiintindihan ko siya. Yung mga ganun na nangyayari. Okay, tapos, yun na lang, ang pinaka-best way na gawin mo, na wag na maulit yung messed up rin ng panahon. Kasi marami rin, di ba? Nakwento sa akin ni Naokim to, men. Kasi nakatambayan ko nga rin na parang medyo malala nga. Mas malala nga diba before. Diba? Kasi meron dun talaga patayan. Oo, kasi ganun kadali yung, sabi mo, hindi mo pa, lalo na ngayon, at least ngayon, alam na natin yung mental health and emotions. Oo nga, kung baga na-acknowledge na eh. Sabi mo yung panahon nila. Di ba? Pag galit ka, galit ka. May nakwento sa akin to before, man, ah. Yun nga yung mga homies doon na, ano, pupunta sila sa gig. Pupunta sila sa yun. Gig. Tapos may kaaway sila na ka-lineup nila. Mismo. Hindi sila mag-aaway sa gig mismo, eh. Pagkatapos. Sa labas na. Yan, pagkatapos. Tapos habang bago sila mag-perform, no, nag-aangasan na yun ng soul. Kumbaga yun yung mad dogging. Nag-mad dogging na sila. With a fresh cut. With a fresh, ano, pagkatapos. Diba? Tapos, yung nakatawa pa dyan, hindi ko naabutan to, naisip ko lang, ah. Yung pinandidis nila doon sa isa, pinorform nila, diba? No? Gagi. Yun, ganun siya, no? Gagi, yun ang balagbag. Diba? Yun talaga, diba? Ganun siya. So parang, kung isipin mo, full circle rin. Pero, yun nga, lalo na ngayon, syempre, gusto na natin, diba, increase the peace na eh. Kasi, binigay na nila yan eh, kung baga nilagpasan, ang tagal na ng peace, man. Ang tagal na ng peace. Yun nga, parang sa akin, parang, kaya nga sila nagdumaan na dun eh, para hindi na natin daanan ulit. Diba? Kumbaga, kung i-honor mo rin sila, na parang, diba, kaya nga sila nagkasakita na dun eh. Tapos nakita rin natin yung end result. Kahit nga sila, di naman sila proud dun eh, diba? Parang, diba yung namatay, parang natuwa ba sila dun na napatay nila yun? Parang, diba, cargo rin yun sa kanila. Dala so, nila yun forever. Diba? Tapos yun, parang ngayon, diba, parang, anyway, going back. Sorry. Tayo na matindi doon. Wordplay, MC. Nag-rap ka sa Titan Records. And how was it, man? Nalabas mo na yung una mong kanta. Nalabas ko yung una kong kanta. Tapos gumawa ako ng sunod ulit. Tapos, may sa B-side. Dito ako nadala sa B-side. Okay. Wala rin naman, wala pa akong clue noon. Pero, one, yung nag-i-skate rin ako. Tapos, syempre, medyo nagiging spot na rin yun ng mga daan, ng tambayan, ganyan. Tapos parang meron dong anong pangalan no Yado yata yun eh. Parang store si old school na to. Sa mga nakakaalam na lang pa. Yado yata okay. Eh. Hindi ako nagkakamali. Parang siyang mga bag na mga tinatahi lang rin nila. Tapos parang mga hippies bag.
Parang napadaan ako dun one time, tapos nakita ko may naka-circle ng mga tao. Tapos may isang nakatayo. Okay. Nakaupo sila lahat sa sahig, may isang nakatayo. Tapos naka-curious lang rin ako. B-side to? Oo, oh, B-side to. May birthday pa sa Makati. Mm. Actually, ano siya? Open spoken. Okay. Tapos, doon sa open spoken, parang group, hindi siya hip-hop. Okay. Yun yun. Kumbaga poetry artist talaga sila. Tapos may mga matatanda rin talaga na poet lang talaga. College ka neto, college. Oo, yun yun eh. Diyan umiigot lahat eh. Tapos yun, nung nakita ko yun, parang okay rin to ha. Parang ibang ano rin. Tapos ano ko doon, participate ako. Nag-participate ka ng mga bara mo. Yan, mga bars mo. So medyo ano ko kasi mala hip-hop yung mga bars ko doon. So nakakatuwa siya kasi parang every month siya na thing. Tapos meron kang a month para magsulat ng lyrics, parang ganun. Magsulat ng pyesa, parang ganun. Tapos one time, nagulat ako, pag participate ko doon, dumating doon sila RJT, tsaka si George. George Balo. Shoutout sa mga yan, man. Yes, sir, Balos. Boys. Yun, andun sila. Andun sila. Tapos sabi ko, sino to mga to? Hindi ko pa sila kilala eh. Hindi pa ba sigat si RJ ito? LDP pa ba na siya? Oo, LDP. Hindi, may pangalan na sila pero ako personally parang hindi ko sila kilala. Kumbaga, Abra pa lang yata nito kanila eh. Kasi flip top, diba? So, si RJ actually, nakita ko lang siya nung sa THC pagka pupunta ganyan. Tapos nanonood sila doon, nagulat ako. Okay. Tapos pagkatapos nung mag-perform, biglang tumayo si RJ. Tapos sabi niya, and then nag-spit muna siya ng, alam ka, nag-spit rin siya ng bars niya eh. Maganda yung bars. Hindi ko na matandaan masyado, pero nag-spit siya doon. Tapos, ito syempre, mas naka-relate ako kasi hip-hop type okay. Hip-hop yung rhymings. Tapos sabay, pagkatapos niya mag-perform, sila na parang, salamat, ganyan. Tapos, meron rin kaming balak gawin na parang ganitong community. Yun yung wordplay. So, you were there na inintroduce wala pang wordplay na to. Wala pang wordplay. Watcher ka lang nito. Tapos sa open diba? Spoken pa yun, ibang grupo ng poetry yan. Tapos biglang gumanon si RJ na parang may gusto kaming gawin na parang spoken word na ganito rin. Tapos, sa Ronak namin gagawin. So, parang na-curious ngayon ako. Tapos yun. Layo ng Ronak dito ah, medyo. ganun umikot yung kung saan ako napadpad. Kubao. Tapos ngayon, nag-Ronak na. San Juan na. So yun, mula nun, yung San Juan tol, yung wordplay, dun yung melting pot ngayon ng mga MC. MC talaga. MC. Para sa akin, ha? Lalo na yung mga booming na artist ngayon. Doon kami nagkita-kita, doon mo nakita yung mga... Sino mo mga sa'yo, mga notable na mga nakita mo doon? Na... Si, una sa lahat, syempre, sila RJ. Uh-huh. Si Abra, nag-spit rin doon. Pero yung sila, meron pa, sila Astro. Nag-spit rin Astro. Alam ko si A-Crown nandito rin eh. Oo, si A-Crown. Uh-huh. A-Crown pa nga rin siya noon eh. Uh-huh. Tapos si Al James. Si A-Crown, si Mysterio pala yan. Si Mysterio pala yan. Iba yun, wild yung community na yun. Sila Barrio Verde. Sila Migo. Si Al James andun. Nag-wordplay din siya. Si Koda. Si Koda. Bumababa na sila nun. Ano na yun, kumbaga as a whole na doon na nagkikita-kita na. Pero yung timeline nun, iba-iba rin yung timeline. Pero through time, as a kabuuhan, yun, parang doon kami nagkita-kita. Nag-spit rin kami ng mga bars na mga walang beat. Tapos kasabay nun kasi parang siya yung counterpart ng flip top rin pala no? Kasi battle rap yung flip top. Tapos kami naman wordplay, spoken. Same yung dating na acapella. Pero art mas ano yun din sa kabila, hindi battle. Parang expressive. Tapos may one time pa nga dun, parang hindi rin to yung panahon pa nung hindi wala pa dito yung panahon nung ano nung yung mga hugot na poetry. Wala pa, sobrang far out pa nun. Pero yun yung parang, meron pa nga dun one time, babae na parang attorney siya, tapos nakasalamin. Hindi ko malilimutan yan. Tapos parang nerdy-nerdy lang. So parang sa isip-isip ko, parang, hindi ko nakikita, parang hip-hop yung mga tao dito. Tapos next speech siya. Ang galing kasi, siya naman yun nga, parang naging poet, ginawa niya poetry lang na straight up. Tapos, angas din, galing.
yung mga tao dito, men, sa community ito, hindi sila nagja-judge. Wala, walang kung judge. Kumbaga, I mean, ma-judge na, I mean, may, kung sabi natin, baguhan, wak, wak. No offense, no offense. Wala. Makikinig sila lahat. Wala, oh, papalakpak sila lahat. Wala. Wala. Kumbaga, self-expression. Yun yung naging genuine. Yung genuine dun sa community na yun. Kasi, kahit anong i-rap mo, kahit ano rin, rap tuloy, kahit anong spit mo na bars. Kasi lalo na ako, mas ano pa kasi yun, kumbaga, bata ako nun, so talagang church-oriented rin yung views ko. Kaya kong ispit dun nung hindi ako kinakabahan or maja-judge na parang, ay, church boy, yan. Hindi ganun. Tapos meron rin talaga dun na balagbag na bastos lang rin yung bunganga. Tapos yun siya, kumbaga, walang judgment. Pero okay lang. Kumbaga, that's still art eh. Yun nga art, eh. Art pa rin yun siya. Yun nga eh. Yun yung pinakamaganda sa kanya na parang kahit anong gusto mong sabihin, pwede mong sabihin. Tapos, nakaka-impact ka sa mga tao na madidigs yung message. Kasi minsan bago rin sa kanila yan eh. Regardless kung bastos ko, regardless kung if you're talking about church. So, nag-wide yung spectrum mo ng mga ideas. Nakaka-miss yung ganyan, men eh. No? Si RJT, siya ang nag-start ng Wordplay. No. Siya rin nag-start. Siya nag-invento. Siya CEO, whatever. I think so. Siya talaga. Siya yung main man. Tumagal ba tong Wordplay? Oo, ilang years din. I think Wayan, si Wayan nag-start din dyan. Kung naalala ka kwento niya, ewan ko kung nakwento niya to doon sa iba niya, sa podcast niya. Parang ang nag-invite nga daw sa kanya si Mysterio, si A-Crowd. First time niya nag-perform ng mga rhymes niya is sa Wordplay. Galing din eh. Nandun talaga. So, tapos yun niya, parang self-expression talaga dun. Iba, kumbaga, walang problema. Kumbaga, hindi siya issue. Sana may ganun ulit dito, man. Diba, yun niya eh. Kumbaga, yun talaga siya. Kumbaga, yun yung naging, kaya iba yung dating sa amin, sa mga artists na nandun. May naabutan akong Wordplay, man. Actually, hindi ko alam kung Wordplay talaga. Doon si Kode. Ewan ko, alam ko may head din yata yung mga ano na to, yung parang mga guerrilla wordplay na to eh. Sa bangkal ko nagawa yun. Parang nag-spit ako ng, siguro one time ko pa lang. Tapos syempre ako, as an artist at that time, syempre gusto ko rin naman humarap sa mga tao. I think this is very matagal na sa bago nagsimula sa Ronak. May mga tropa rin kasi pupunta doon sa Ronak eh. Tapos parang nung nag-rap na ako, maybe 5 years after, 6 years after, nag-spit din ako sa ano. Meron pangang jar? Tawag doon ako. Bunutan ng pangalan. Sino mauna? Dati yung sa Ronak, sa sombrero lang yung may papel lang. Tapos doon ko rin actually na-meet si Eli. Eli. Eli, Barber Eli namin. Eli. MC, Long Haul. Long Haul rin. Tapos doon ko siya na-meet. Bata pa rin siya noon. Tapos siya yung parang, siya yung naglilista ng names, tapos taga-bunot. Angas din. Tapos, na-push na yung MC yung manata after. Doon ko rin na-meet si Rads. Doon ko rin na-meet. Ay, Barber din. Barber Rads. Wordplay pala si Rads? Nag-wordplay yes, pala. Yes, sir. Nag-inap pa si Rads? Y'all don't know. Y'all don't know. Man, si Rads pala. Isa sa Barber niya. Hindi yung Slick Barbers na matagal na. And sa mga head. O-side sa yes, sir. Medyo bago-bago sa gana. Y'all don't know. Pero yun, doon ko rin, doon ko na-meet si Ro. Si Rads. Pero si Homie One, kasama yung Cypher 3. Yan. Homie One. Ang dami niyo nangalaman. Dami niyo nangalaman. Yun talaga. So, doon kami una nagkita-kita. Tapos, syempre, stranger kami sa isa't isa. Pero, tulad niya nun, parang, mas frequent kayong nag-a-attend. Mas nagkakakilan lang kayo. Dahil parang ganun siya. Na-push yung MCing na to, nag-record ka and stuff. Ngayon, dito na ba napasok yung Slick? Actually, yun nga yan eh. Parang yung time kasi na yun, parang so sobrang into it ako, parang graffiti, arts, tapos poetry. Tapos nare-realize ko parang kailangan ko ng pansustento rin syempre kasi kasi mahal na mag-lifestyle. 'Di ba? Parang kailangan ko ng pamasahe papunta, 'di ba? Yun na nga lang eh, kumbaga bilang bata na bilang, di ba, college student. Kasi, na-enjoy mo to eh, man. Na-enjoy mo yung diba? Lifestyle na to. Na-enjoy mo to, mambay, kung umiinom ka man at that time. Na-enjoy mo to eh. Kasi, diba? Ang flex, ang ganda, man. Ako, medyo naingit nga ako nung panahon diba? Mo na ganun pala. Kasi ngayon, medyo, sa era namin, nag-iba talaga. So, ang inaisip mo, gusto ko ng pera para masustentuhan pala ito. Oh, syempre, di ba? Para makasama pa ako. Para magawa mo yung kasi limited yung galaw mo eh, di ba? Parang ganoon siya. So
Parang pupunta ka doon minsan nga hindi ka kakain, 'di ba? Parang mga ganun kasi minsan hindi ka iinom, kumbaga basta diba? Mga tambay lang. Magandong ka lang, tapos makasama mo lang, tapos uwi ka na pagkatapos, ganun siya eh. So doon ko na isip na parang kailangan ng ibang income na kaya kong i-maintain rin to, yung pag sa music, yung parang ganyan, yung art, yung MCing ganyan. So yun, doon yung doon pumasok actually yung barbering. Na parang may nakita ako na parang video na parang tinitingnan nila yung barbering as an art form nga. This is on YouTube. Oh, sa YouTube. Hindi to nakita mo sa ibang tao. Oh, hindi, sa YouTube ko random eh. Galing. Hindi, may nag naalala ko. Okay. Graffiti artist rin yung nag-post noon. Si Divor. Oh. Ah, si Devor. Okay. Ganun. Eh, kasi diba graffiti nga eh. So yun yung mundo mo. So may nag-post bigla nun. Nag-share siya ng something about barbering. Tapos share parang, niya yung clip na YouTube na yun. YouTube link. Tapos sabi ko, ano to? Parang ano to? Para clinic ko. Tapos parang, so nung nakita ko yun, bumukas yung utak ko na parang, ay, kaya ko rin gawin to ah. Tapos kikita rin ako nito, 'di ba? Parang may kumbaga magpo-profit ka dito. Okay. Tapos 'yun. Yung shoutouts rin kay Divor, malaking bagay 'yun. Actually, siya rin nag-hook up sa akin kay Makazores. Na barber. Isa sa mga co-founder rin ng SB ko nung unang-unang course. So 'yun. Can you share with us paano ba talaga nagsimula ang SB ko, man? Ayan. Yung nakat natin kanina. Ayan. So yun, nung napanood ko yung video na yun, dahil nga doon yung naisip ko na, ito kaya ko rin gawin, tapos profitable. Kasi yung wordplay, yung mga ano siya eh. Parang soul food siya eh, di ba? So, kailangan ko nung pang sustain rin sa in the natural. So parang ganun. So, nung nakita ko yun yung message ko, nagtanong ako kung parang saan kaya makakita ng mga barbero na ganito rin nagugupit. Yung nakita ko ba sa video na yung maganda na yung gupit? Yun na yung mga fade, fade na. Oo, fade okay, na. Okay. Simula na yun, ganun na yung tingin nila. Art form na talaga. Hindi pa uso to, wala pa. Wala pa dito sa Pilipinas okay. Pero thing na sila sa LA, parang may ganun na sila. Tapos, ano pa na push to? Paano nag-SB ko talaga? Yan. So, nung napanood ko yun, sabi ko, gusto ko matuto mag-gupit. Tapos, parang gusto kong, parang nag-status yata ako. Parang, saan kaya makakita ng mga gaganitong nag-gupit rin? Parang ganun. Kasi wala naman ng clue pag-gupit eh. Tapos, yun rin. Ang nag-message rin sa akin, si Deaver rin mismo, na sabi niya, meron akong parang nakita niya kasi sa hardcore scene. Kasi diba si Devor hardcore sila, pati si Max sa banda sila eh, hardcore scene kasi, thing pala yung fade. Yun yung nagsisimula na rin yung mga banda na nagki-clean cut naman. Kung dati yung parang rebel type nila is magpa-long hair. Ngayon dahil parang lahat na naglo-long hair na. Ngayon, rebel sila eh, ayaw ko na uso. So ngayon parang nauso na yung hippie long hair. Ngayon, bilang yung mga banda, nag-clean cuts naman. Kaya na-develop yung, nabuhay yung art ng fade nun. May mga punks nga rin talaga na mahilig sa kakaibang buhok na ano dito, malinis yung gilid, tapos yung taas parang mismo, diba? Okay, clean, okay, ganun. Okay. So yun. Doon yun, kinonek sa akin ni Devor yun, si Makazores, na para sabi niya, ito, nagugupit na. Si Mac, nagugupit na siya nun. Parang may kasama niya rin sa S, nagugupitan na sila nun. Doon na ba na-push talaga yung SP ko? Yun na yun. Kasi nag-decide na, uy, gawa tayo ng sarili natin ba? Hindi, ikaw muna. Ayun. Parang ang dating noon, nung na-link up sa akin yun, minessage ko siya, parang gusto ko matuto mag-gupit, ganyan. Parang nag-iisip ako ng way, paano ako makapagpaturo, or mapapanood ko siya mag-gupit, parang gano'n. Tapos, doon yung parang naisip ko, ginather ko yung pictures ng mga gupit niya. May mga gupit na rin siya. Ginugupitan niya mga banda rin talaga. Tapos, may scene na rin sa Pilipinas na nagagano talaga. Sa mga hardcore, galing. Sa mga banda. Meron na pala, parang bandang South, mga taga-South eh. Yan, taga-South, yung mga ganun. Tapos parang nag-message ako sa kanya, tapos ginather ko yung photos ng mga gupit niya. Ang ginawa ko, nag-message ako ng mga friends ko sa Facebook. Na parang,
Tol, gusto mo ba yung ganitong gupit? Gusto mo matry? Free haircut. Hindi ka pa marunong nito. Hindi pa ako marunong. May gamit ka na ito. Wala pa rin. So, lakasan gusto ko lang loob. Mapanood. Lakasan ng loob. Gusto ko gusto kong maggupit si Mac Azores para gets. Mapanood ko kung paano maggupit ng buhok. Ang ganda na, nakamaga. Gusto mo lang din matuto talaga. Oo, tapos gusto ko matuto. Ito si Mac Azores, ito si Divor na parang... Ginagawa naman na nila doon. So parang gusto ko matutunan. Gusto kaya ko itong gawin. Inaisip so, ko kaya ko itong gawin. Oh, imbis na parang paano ko pupunta doon para matutunan or ganyan. Ang ginawa ko parang... papapuntahin ko siya. Tapos gugupitan niya yung... Yun nga, nag-message ako ng 10 kaibigan ko sa Facebook na parang, trip mo ba tong gupit na to? Libre lang, ganyan. Tapos parang, ang gagawin ko nung babayaran, ako na magbabayad kay Mac Azores nung para pumunta rin siya. Ang crazy na. Kumbaga, para lang matuto ka, ikaw pa yung nag-effort mismo. Na you'll pay for this, ako maghanap. Mura pa nun, parang 100 per head yun. So parang, pero magkani 100 dati, medyo mahal din ang wala. Kasi ang gupit nun, 2014 nasa, yan eh. Ang gupit nun, 50. Oo, 40, diba? So ngayon, 100. Diba ba? Tapos may 10 na. 1,000 ka na kagad pag pumunta ka para gano'y yung dating. Actually, yan yung poster na yan. Alin dyan? Man. Yan, yung don't skip class. Yan yun. Ayan mismo, ako pag gumawa ng poster. Kasi nga, di ba? 2014, may picture ba tayo yan sa internet? Meron. Mapipicture ako nalang, ipop natin dito. Pwede, yan, ipop natin yan dito. Ako pag gumawa ng poster niyan. Okay. Kasi nga, dahil nga yung mga natutunan ko rin nga sa wordplay, sa skateboarding, sa kung paano mag-branding ng gano'n, yung connections. Matic, gano'n rin ginawa ko kung paano ko siya nakita. So parang, yun, kinunik ko si Mac sa gano'n. Tapos game siya. Kung baga natuto ka mag-barber through your own effort na walang ibang tropa to na, uy, ganyan. Maliban doon kayo na, yun nga, kayo na Mac, kaya ano, na nagbayad, naghanap ka ng mga tropa mo, binayaran mo pa yung gupit nila. Tapos sa kanila free ka, na yan. Hindi nila alam yung binayaran. Kami na ni Mac nag-usap noon. Ang ganda. Tas, parang may 10 Mac, tapos 100 per head. Parang magkano mo mabibigay? Win-win lahat eh. Sobrang win-win eh. Tapos, yun yung hindi ko rin alam sa kung nakuha yung pera ko noon pero ngayon ko lang na-realize na parang ganun pala no? Kasi pag college student tapos nung ano na yon nung andito sila may pizza pa kami na parang big guys pizza pa nga tapos iced tea dito ba yon dito na yon dito na, ito slick na to pop up hindi pa okay pop up wala ano pa pangalan? Yun yung kalenderiya pa lang siya wala bang pangalan basta kupitan tapos yun yung unang-una na parang para sa akin kasi gusto ko lang matuto ganun siya. Tapos yun, dumating yung mga tao, hintayan, tambayan, may pagkain, tapos nagugupitan, tapos nakakakwentuhan mo yung barbero, nanonood ako. Yun para naging biglang blueprint nung, ito pala yung barbershop dati. Okay. At this time na nanonood ka, tinuturuan ka rin niya. Kumbaga may... Hindi, nanonood lang talaga. Walang verbal. Wala. Walang hirap wala. Din na. Hindi, pero kasi at least may idea ka na. Okay, malaking bagay yun. Visual pa. Yun nga yun di ba? Parang sa skateboarding, kumbaga papanoorin mo lang rin naman paulit-ulit. Dati masungit yung mga ano sa skateboarding. Hindi ka tuturuan yun. Nakikita mo na lang. Di ba? Papanoorin mo, mananahimik ka. Tapos... Diba? Unless cool enough ka para ipasa nila sa'yo yung idea na hindi, dapat ganito yung footings mo. Hindi. Totoo. Lalo na kung bagito ka, diba? Kung bagito ka. Hindi ko pansin yung mga magaling diba? Eh. Sino ka, diba? Wala kang, diba? Ganun siya eh. Diba? So, yun nga yung talagang parang learning by doing lang rin talaga. So, same lang yung in-apply mo rin. Kasi yun yung sa skateboarding eh. Tapos, yun rin yung sa barbering. Parang ganun rin naman sa pagra-rap. Diba? Kasi may magtuturo ba sa'yo na... Ngayon kasi talaga ang babait na ng mga tao eh. Yun yung maganda ngayon. Na sila pa yung tutulong sa'yo para lang umextend yung sa skateboarding pansin ko. May tropa ko si Bad in the Eye. May nakita ko, nag-skate kami ganina. Yes, tapos I saw someone na nag-ollie down na... Basta naalala ko, hirap siya. Tapos yung tropa nga si Bad in the Eye, parang tinuro sa kanya na, uy, lean forward ka lang ng konti. Wala to, hindi hiningi ni nung niyate, no? Na, dati kailangan mo i-earn yun bago turuan. Walang ganun dati. So yun, kaya, di ba, parang, hindi rin ibig sabihin, mas madali na ngayon sa mga bata. Well, yeah, technically, pero, expect mo rin syempre na mas magaling na sila dapat ngayon. Di ba? Yun siya eh. Dati kasi kaya siya magic kasi sila-sila lang nakakagawa nun eh.
nga. Oh. Ngayon, kung ikaw rin, kung gaano mo ka gusto yun, kailangan mo rin mag-put into effort para magawa mo rin yun. Eh ngayon, di ba, sa panahon ngayon, yun na, ngayon, pwede mo ituro. Tsaka mas, yun nga, yung mga, yung community rin ng skateboarding, kapag mas ano na, na parang, yaw, parang welcome ka dito. Approachable lahat. Yun, actually, yun. Hindi nga lang sa skateboarding lahat eh, kahit sa rap pa yan, kahit sa DJing. Diba? Approachable diba? Mga tao eh, nag-evolve. Ganun na ngayon. Oh, nag-evolve. Na ngayon. Sa barbering ba? Pero feeling, alam mo, feeling ko, dahil siguro, nasa age na rin natin. Oo. Pero kung iisipin mo, yung mga bata rin na wala pang idea rin, walang kakilala na pumupunta rin sa spot, may mga iba rin sa kanila na learn the hard way. Gets mo? May mga mahihiyain. Kapag hindi lahat matuturuan mo rin basta-basta ng ganun. Anyway, visuals, nakita yung Mac, si Mac na, anong ginawa mo nun after? Natuto ka na ba nun? Naging successful yung unang-unang event na yon na parang, okay, next week agad, parang gusto rin namin yan. Pwede ba kami magpag-ganyan? Naingit na yung mga nakapost na Facebook. Ang galing niya eh. Hindi na, walang, kumbaga hindi planado yun. Kumbaga, syempre, masaya eh. Tapos dun rin namin na, feeling namin na, alam mo yun, parang napukaw uli namin yung man cave. Kasi nakatambay lang lahat, nagkikwentuhan. Kakilala mo yung sige nito, yung parang common rin na parang events lang, yun. Pero daylight, broad daylight, tapos gupitan yung ekse, gets mo? Hindi uso yan dati, pag sinabi mo yan dati, gupitan, ano yun? Diba? Diba? So, kumbaga yung kung dami pupunta ka sa, kuyari sa THC, tapos may mga ganap doon, nakatambay ka doon, nakikilala mo. Kasi may music, may booze, may ano. Ngayon, in-apply ko sa barbering na parang andating, uy, pwede rin naman pala. Tapos yun, nagustuhan mula nung nag-pick up yun, next week, meron na gano'n, next week, sunod na. Tapos grabe hindi yun. Hindi mo na nililibre itong mga to? Hindi mo na nililibre. Yung mga sumunod na kasi, naging ano na siya. Pero apprentice pa rin ako nun. Hindi pa ako nagugupit wala pa, nun. Ano pangalan na to? Wala pa. Wala pa. Kasi gupit lang. Wala pa, gupit lang. Gupit sa fade session. Okay. Fade session siya. Gupit sa Santa Cruz. ganun. Gupitan lang siya. Tapos, syempre, naku-curious yung mga tao. Yun yung maganda nun eh. Kasi, wala pa talagang ibang gumagawa nun. So, as in, as far as Baguio, Nueva Ecija, may bumababa nun dito. Kumbaga, oras ng travel. Cebu, may pumupunta para ma-experience nila yung thing dito. Nag-boom agad yun? Nag-boom agad siya? Oo, sabog siya. Sobrang nag-boom agad na hindi pa nakaka-cope up yung ibang mga barbers sa paligid. Matagal nga rin. Feeling ko matagal pa sila bago umano. May mga ganun. Kumbaga siguro mga nasulit namin yung first 3 years niya na kami lang talaga yung parang hari yung dating. So parang nga kaming banda rin nun kasi pupunta rin kami sa iba't ibang lugar para maggupit. Parang ganun yung dating. So apprentice ka pa rin ito? Apprentice matagal pa rin. Matagal ka ba nag-apprentice? Kasi matagal rin. Mga a year then or mahigit ganyan. Wala pa sina ano to, wala pa yung mga kailangan. Wala pa yung iba. Tatlo pa lang kami. Sina to? Si Mac, si Ez, tapos ako. And this was the spot. Ito talaga. Sino pangalawa? Sorry. Ez Abinal. Yan. Tapos yun. Ito yung naabutan yung mga yan. Actually, nagbukas sila ng barbershop nung isang araw lang ulit. Ano yan? Heavy Hands Barbershop. Heavy Hands, sa ano? Yes, sir. Yan. Sila yun actually. Nagbuo rin sila. Yun yung so yun na-develop namin yung gano'n, nag-boom kami, nagugupit kami kung saan-saan. Tapos, talagang sa, kasabay kasi namin nagbo-booming nun yung Fixie. Fixie community naman. Oo nga, maganda yung mga gupit ng mga Fixie. Putik. Yun yun. Kasi kung kaya mo bumili ng mamahalin na parts ng bike nun. Ano lang yung gupit? Yan. Okay. Yun siya. Kaya naging, yun yung naging kasabay na subculture nung barbering nung kaya mas sumabog pa siya. Okay. Parang one time nga nakarating pa kami ng Batangas eh. Nag-fix ka na ito? Sumabay ka na? Nakapera? Hindi, ako hindi pa. Okay. Kumbaga, pero nagsisimula na siya nun. Tapos medyo mahal din siya eh, no? Mahal din. Tapos yun, parang nakapag-gupit kami sa Batangas kasi may fixie event dun. Tapos pinag-pop-up nila kami dun mag-gupit. Nagka-income ka na dito. Kasi papasok na. Tapos parang nagbuo ka na ng Fixie mo. Yan. May group. Ito yung sinasabi ni Wavier. Sa podcast niya pa na Wavier. Ito na ba sinasabi niya yung Quago Fix Gear. Yes, doon sir. Doon na kayo nagkakita-kita. Iba rin yun, no? Kumbaga, golden moments rin yun. Kumbaga,
para siyang milestone rin sa akin, sa amin, ng mga parte ng grupo na yun. Si Wavier, Quago yun? Oo. Oh, oh, oh. Okay, okay. Sila talaga. Una sila, nagbabike na sila. Kasi nung mga syempre nag-boom kami nung 14, mga 2015, kinuha kami ng, ito yung na-misconception ng iba eh, kinuha kami nung Tribal Cats. Okay, okay. Akala nung iba, galing kami sa Tribal Cats. Pero up until now, ano pa, Fade Sessions pa rin to. Alin? Hindi, nung panahon hindi na yun. Hindi pa SP ko. Wala pa Slick Barbers pa, na pangalan. Hindi pa namin nalilabelan kung sino. Hindi, actually, nung kinukuha na kami ng Tribal Cats, meron na. Mga 15 na kasi yan eh. Mm. Pero yung early, nung late 2014, doon namin dine-develop kung sino kami. Mm-mm, wala pang name to. So actually, yung trivia nga dyan, Tol. Okay. Parang, nung nag-gugubit kami, parang nag-message lang si OJ. Oh, OJ River. At ito yung popping siya. Sabi niya, parang, yo, when you, parang, kailan ako pwede makakuha ng slick cut na yan? Okay. Baka siya, hindi niya rin alam niya na ganun yung naging effect. Sa page niya to, sa page nag-message. Or sa akin yata, basta parang ganun. Kasi nga, locals naman rin dito eh. Oh, Makati, MKT pa siya. So parang, yun, MKT. So parang, sabi niya, yo, when can I get the slick cut? Parang gumanon siya. Inigisan ka ba? Siyempre, OJ. Yeah, OJ. You know? Diba? So, yun. Ano pa sila nun? Nagra-rap na sina, ano ko lang din na, sina Akio. Yan. Akio is yung sa Bawal Clan. Si Angten. Si Angten. Tapos sina Alexander. Sina Fuego. Kumbaga at that time, sobrang acting nila sa, ang galing nila mag-English din eh. Mismo. Yan, Vito Crew. Yun yung nag-message. Shoutout sa kanila. Ano yung basta may group yung name nila, I forgot the term, same tribe. Same tribe. Tapos na nag-message si OJ ng ganun. Parang sabi ko, hindi ko natatandaan ganun yung convo namin, pero nag-stick sa akin kasi yung slick. Slick. Kasi sinabi niya, when can I get the slick cut? Nung sinabi niya ganun, parang okay yun na. Damn! So si OJ River pala, nagbigay ng slick na yun. Kumbaga nag-coin siya nun. Kumbaga sa akin, nag-lock sa akin yung salita na yun. So yun, parang inano ko na parang slick barbers. Parang okay yun eh, slick barbers. Ikaw yung nag-coin ng term. Na slick barbers yung, na. Tapos in-offer mo sa mga sa friends kasama ko. Kay parang Mac, ako, pwede tayo. Tapos siyempre, si Mac being parang dapat may ano rin, may class type. So slick barber. Actually nga nun, wala namang barbershop na barbers yung pangalan eh. Gets mo? Parang wala naman kasi rin kaming barbershop. Kaya pangalan namin yung Slick Barbers. Okay. Mga barbero lang. Okay, kasi wala naman kaming barbershop. Kumbaga Slick Barbers lang. Pop-up lang yung barbershop, diba? Diba? So yun lang yung pangalan. Tapos si Mac parang kinoin niya na. Siyempre dapat medyo may class yung dating. Lagyan niya ng co. Slick Barbers Co. Hindi nga, wala kang meaning yun. Putik, kuya. Corporation. Parang ganun yun. Pero yun nga yung dating, di ba? Pero basically, parang kung isipin ko, wala talaga meaning yung co, pero dating siya. Ewan kung paano naisip ni Mac kung ano dating sa kanya nung co. Pero sa akin, parang, hindi ko, wala akong pakay, basta ang sarap pakinggan. Slick Barbers Co. Very, very young pa rin kaya diba? At that time eh. So, doon siya nag-build up na yun yung naging pangalan niya. 2015? Oo. Pero nagka-cut na kayo 2014 pa? Ano, half, mid ng 2014. Kasi June kami nagsimula eh. Okay. So mula nun, June, July, August hanggang ano. Bali dun nga nakuha yung pangalan ng Slick Barbers. Yes, sir. And after that, lumaki ba siya? Yun yung nag-pick yun. Tapos doon kami nakita ng Tribal. Okay, Tribal. Tribal Cats. Tribal Cats. Actually, nagkaroon ng Tribal Cats dahil sa Slick Barbers. Parang ganun yung nangyari. Okay. Ang Tribal Cats is magandang store na to na may... Pero ginawa nila yon dahil nga gusto rin nila i-incorporate yung barbering. Okay. Sa Tribal rin. Kasi nga, di ba yung panahon na yun, duduta na sila eh. Okay, punk scene, rock scene. Rock scene. Yun, ano yun, shoutouts kay, ano, kay Master Ricky Santana. Okay, yan, siya ang nag-hook up sa amin nun eh. Yan, parang, kasi nga si Mac rin, parang tatuan siya. May slick na nito, may pangalan na, tama ba? Tapos parang, nung kinukuha ka nila? Kinukuha nila yung Slick Barbers. Parang kinukuha? Parang gusto namin maglagay ng barbering sa Tribal, kayo gusto namin barbero. Pero yung name mawawala yan, tama ba? Oo, ganun yung mangyayari. Talaga, yun siya. Ano ginawa nyo?
Hindi, hindi naman siya naging ano pa eh. Actually, yun nga, yung kwento doon sa Tribal Cats. Parang trial lang kami doon. Ilang months kami doon eh. Tumesting. Kumbaga, hindi rin nila alam kung paano kami i-approach. Tapos, hindi, nung nakuha na nila kami, yun yung panahon na hindi rin nila alam kung paano kami i-manage pa eh. Pero pinarun nila sa amin yung shop. Tribal Cuts is in Robinson's. Robinson's Ermita. May sa mall talaga. Medyo magastos na yun. Yung pinakauna eh. So yun, medyo parang mall guys na rin kami, di ba? Corporate eh. Medyo corporate yung bagsakan. Pero wala pa kaming deal talaga. Parang tao lang kayo na... Testing pa lang nila kung paano. Ilang months din. Actually, dun talaga kami pumera. Kasi okay. Ngayon, pati yung mga tao na galing sa iba't ibang lugar, madali pumunta kasi una sa lahat, mall. Kahit mahaba waiting line, mall. Kumaga, gets naman eh. At saka, pwede ka mag-ikot-ikot. Babalik ka. Unending talaga. Yun yung panahon na dagsor talaga yung mga tao. Uso na ba nito yung mga cuts na ganyan? Yung mga fade? Uso na mga consider mo? Meron na. May mga iba na rin na gumagaya. Ganun. Pero syempre, kami pa rin yung parang top dog na nagkakaroon. Tapos yun. Dahil doon, parang kahit yung cut, di pa nila alam nga kung paano kami ano yan. So, nakikip namin yung earnings talaga. Okay. Doon ako nakabuo ng fixie. Yan, okay. Yan. So, medyo nag-corporate type of stuff kayo. Tapos doon ka na nag-start nag-fixie. Medyo mahal talaga ang fixie. Nakabuo ako ng fixie na ng bike. Tapos yun, parang umikot-tikot ako. Nagbabike-bike ako. Wala pa akong grupo eh. Wala pang magka-bike lang talaga. Tapos parang, yun, may nakita lang ako grupo ng ganun. Una ka pang silang nakita nun sa ano na eh. Dito sa may Columns, yung mini-stop dyan sa Columns. Columns Makati? Dyan. Nakaikot sila dyan. Tapos parang... Nakabike ka na ito? Nakabike ka lang kumbaga. Ang galing. Parang loner lang na rider lang. Tapos, uy, ayun, may grupo doon. Punta ako, lapit ako. Nandun na si Nawavy yun niya. Doon na kilala. Si Jerry Boy. Si Ryan. Yan, si Ryan. Yung naging barber yan. Mga. Si Ryan, si Sed. Andun na sila noon. Yan. Madami sila. Renove. Okay. Mga tropa rin. Yan, naging... Kumbaga, ibang series uli yun ng parang panibagong community na naman. Parang gano'n. Kasi iba yung sa poetry na community. Iba rin yung na-build nun. Tapos ngayon sa bike, iba rin. Ngayon, mas medyo matatanda na kami. Mas more on pa-business na yung mga galaw namin. Okay. So parang growing up. Pero at the same time, syempre, yun pa rin yung fun. Nakilala mo itong mga to, sila ba yung, ano yung napasok mo sila sa barbering bill? Kasi sabi mo si Ryan nandun, si Wavier nandun. Pero magkakabike lang kami. Si Rads nandun rin ulit. Si Rads nandun. Familiar faces. Tapos ganyan. Tapos nung, syempre, alam nila, naggugupit ako. So parang sa tribal, ganyan. Tapos tuwing pagkasara ng mall, rekta, bike to work, tapos bike pa, puntang tambayan, kita kami. Kaya saan tambayan ito? Sa Banuyo. Where is Banuyo? San Antonio? San Antonio, hindi Banuyo. Hindi sinabi ni Jar. Doon. Sa Banuyo. Hindi ko yun talaga, may tindahan doon. Saan yung Banuyo? Kung naalala mo banda. Parang... Shopwise? Diba, hindi, di ba B-side? Mayapis. B-side o Mayapis. Papasok pa doon banda. Sa bahay nila, yung sinasabi nila, bahay ni Binay. Binay, Santol dun, banda. Okay, yung street na yon, parang sa blocks lang doon. Okay. Doon banda. Parang may tindahan lang doon. Taka doon ako, hindi ko alam. May tindahan lang doon na sari-sari store na parang tropa ng mga head nung Quago. Fixed gear. Yan, sila Boss Romel. Yan. Okay. Tapos yun, parang si Kuya Bam, yun yung tindahan, tapos family niya, doon sila nakatira. Okay. Doon kami nagme-meet up. Si Sisi, doon rin namin na-meet. Si Carlo, doon namin na-meet siya. Mga bikers kami dun. So, nung nakilala mo sila, ano na yung after na niyaya mo sila mag... O sila yung lumapit sa'yo? Parang nakikita nila na, syempre, ano yun eh, talagang medyo paldo season ko yun. Okay. So, parang pagka, manlilibre ako, food trip kami, ganyan. So, parang nakita nila, parang okay yun ah. Okay. Tapos dun yun, lumapit si Ja. Si Ja, lumapit na parang gusto niya mag-apprentice, parang parang. Galing. Tapos ang ginupitan niya, si Ryan. Okay, pinsan niya. Si Ryan, pag-practice niya. Tapos walis-walis sila dun sa tribal, apprentice sila.
sa tribal cats pa rin 'yan. Kumbaga ano na sila, mall boys. Mall din sa mall na. Ermita na kami noon, lagi na kami noon. Wala, wala ang apprentice, walang bayad din, no? Wala, wala. Talagang kumbaga yung bayad mo yung knowledge na pinapasa na namin. Which is yung dati na binabayaran mo, man. Para makanood. Okay. Parang yun. Ngayon, hindi mo kailangan magbayad, pero effort mo. Ka para effort mo. Makita mo rin. Parang okay. Ganun. Tapos yun, eventually, from there, nag-grow na. Tapos yun nga, parang may hindi kayo pagkakaintindihan sa tribal cats along the way. Nag-decide kami kung parang ano, purpose ba natin to, na parang magsasign tayo ng contract sa kanila, or nilapagan na kayo, pero baka nga na, parang makasali kayo dito. Tapos, or balik tayo sa streets, sarili natin. Yun yung kumbaga, crossroads ng namin sa Islik nun. Maliit ba yung pera sa streets, man? Compared? Well, actually, hindi eh. Okay. Nung time, hindi. Yun kasi booming talaga yung barbering, yung Islik barbers nun eh. So parang a matter of gusto mo ba yung comfort na agad or bibuild mo pa yung comfort. Okay, okay. Kasi yun na yun, tribal cats na yun. Pati nga yung upuan dun, tol. Talagang paldo yung, ba? Yung pang sasakyan na lowrider yung mga kulay, yung coating. So yung maganda talaga. Quality talaga. Kumbaga tribal talaga, gets mo? Kumbaga tribal quality. Tapos may chance ka talaga dun na makakapasok ko sa dutan, yung ganong level. Pero yun nga, parang yun yung pinagpilian namin. Which is yung choice nyo is? Balik na lang muna kami sa streets, tapos kami na lang magbibuild ng sarili na. It's either mag-join kami sa build, sa ano na, sa parang established na, or kami mag-i-establish na sarili namin. And the choice was, mag-establish na lang namin sarili namin. No, choice nyo rin naman, hindi nyo alam. Syempre, you took the risk na kumbaga, kasi parang bata rin kami, so takot rin kami. Tsaka syempre, alam mo yung pagbata ka, diba, parang yung corporate yan. Alam mo yan, yung parang ayaw mo ng corporations. May diba? Mga pagkapang pa rin eh, na rebel pa rin, rebel stage so, pa rin. So medyo ganun. Tapos yun, bumalik uli kami sa streets. Medyo may pera na kayo nito at this time na may pagkawa talaga ng... Hindi pa rin agad yun. Kumbaga, tuloy pa rin yung ano yung session. Pop-up pa rin. Pupunta kami sa mga shops. Yung meron kami sa Minjola, yung Red Trend. Parang alam ko yun, may nagbibenta ng whip cups. Marami sila doon. Parang mga ayun, school doon yung Lions ba yun? San Beda. San Beda, yun. Sila yun. Parang mga doon sila nag-aaral. Or medyo alumni school din yun. Ipabayad din. Or alumni sila doon. Tapos may store sila sa labas noon. Tapos yun, nagsisession rin kami doon. Doon yung lumapit kami sa U-Belt. Na ngayon yung mga U-Belt doon pumupunta. Medyo may maganda rin yung sa banda doon. Mga may pera din yung mga... Yun na. Medyo mahal din yung cut din at that time, di ba? Yun okay. Na. Tapos, yun yung kung tiyatanong mo kung may pera. Meron. Tapos aside from pa doon, papapapa kami sa... Yun nga sa yung Tiga South na store. Shoutouts din sa Tiga South. Di ba sumikat yun one time? Yung Tiga South na clothing siya. Mga taga, yun nga mismo. Sa South mismo. Yan, nagpapapap kami dyan. Ganun. So talagang okay naman. Wala pang Slik nito pa. As in, wala pang store. Wala. So when did the store start, man? Mga late 2015 na. Dito na yung medyo inipon nyo na yung pera nyo sa kakagawa nyo ng ganyan. Napag-usapan nyo to na tatlo kayo, di ba? Tapos dumadami na rin kami nun, actually. Sina yun? Mula na pumasok si Wavier, si Sherry. Tapos hindi siya magtuloy. Ang nagtuloy si Ryan, yung pinsan niya. Tapos si Rads, bilang lumapit rin na parang gusto ko rin matuto to. Nag-aaral rin siya nun sa Marine, parang gano'n. Si Sed. Si Cedre. Kasabay din. Kasi mga kulit nga nun to kasi mga taga-Laguna sila tapos lumuluwas sila para mag-bike. Para mag-trip, parang ganun. Ganun din, same kasi na-enjoy nila eh. Yung community siguro at Laguna. Tapos ngayon, may chance kang kumita ng pera rin habang ginagawa yan sa paggugupit. Shoutout kay Ryan, kay Sed, kay Rans. Ito yung mga naabutan ko na nung simula ko tumambay dito sa Slik Barbers. Yung nagbubuo yung cartelem sila yun. Matagal na nga yata sila dito. Yung mga yan, man, is na-handled by you, which is ngayon yan may mga sarili-sarili na silang galaw eh. Wala na sila dito ngayon na kasi mismo. Ibang galaw na kumbaga, pero ikaw yung nag-ano. Ano ba yung galaw nila ngayon, man? Yan,
yung sa Slick mismo na parang yun din. Dito kasi sa eventually yun ya, nabuo yung shop and everything, tapos kaming mga barbero. Siguro yun rin pride kasi namin dito maging businessman kay. Hindi lang tao ka lang. Yun yung pinaka-idea na parang pinili namin to para maging one day or your mentality mo maging business owner ka, hindi para maging barbero rin habang buhay, di ba? Si Ryan tsaka si Nased nasa Laguna ngayon. Yung story nila? Sa All Out Barbershop. Kasama rin nila si Simon. Si Simon rin, nakilala rin namin si Simon dahil rin sa pagbabike rin. Meron sila, nagtayo na sila ng sarili nilang store, which is yung All Out Barbershop. Shout out All Out Barbershop sa Laguna. Get your fresh cuts there, man. Mismo. Tapos, and, si ako to, point of view ko lang to, man, si Rads ngayon nandito pa rin. Pero si Rads ngayon balling kasi siya nga pala yung manager ng Offside Mafia. Yes. Ngayon alam, hindi pa papa yung Offside nito last time, 'di ba? Tapos para siya na yung humawak. Ever since kasi si Rads meron talaga siyang may tenga siya sa mga gusto niyang tunog. Tapos pag nagustuhan niya, matik yung pe-play niya yun dito sa amin, paparinig niya. Check niyo to, parang ganyan. Tokyo Drift pa to. Tokyo Drift. Hindi pa. What? Wala pang Tokyo. Nung ginawa yung Tokyo Drift, pinaparinig pa yung beat sa amin dito ni Cash. Parang, tingnan pa kayong ganyan to. Tumatambay na si na Cashman dito dati pa, hindi pa, wala pang Tokyo Drift. Wala pa. Kasi Tokyo Drift, hindi naman yung nagpasikat sa kanila eh. Kumbaga nag 10,000, 5,000 views pa nga yan eh. Parang yung mga luma pa nilang kanta, nagustuhan na ni Rads, tapos inoferan niya na parang, gusto niyo gupitan ko kayo. Okay. Yan. So, bagets na pa itong mga to na ito. So, parang syempre, parang matuwa naman sila. Actually, sa isa nga nilang parang vlog din, parang in-acknowledge rin nila na parang Slick yung una nag-sponsor sa Outside, sabi nila. Wala pa silang pangalan nito. Wala eh, pa. Pero Outside na sila. Kumbaga, hindi pa sila putok. Pero si Rads, may tenga siya sa ganun. Tapos yun, eventually, yun na. Nagpipick up na lahat, tuloy-tuloy na hanggang sa yun. Naging officially manager na si Rads ng Outside. Tapos, yun na, sunod-sunod na rin yung success. Yung mga naging tao, hindi ba yung tao, naging barber mo na natulungan na napasok mo din sa eksena na to. Businessman na sila eh, kumbaga may sarili na silang si, galaw. Si nag-apprentice rin kasama ni Pikes noon. Si Pikes, barbero na. Best friend in business din yan, may great burger. Mismo. Pero kasi nung pumasok yun, kasama niya rin si Soity. Si Soity and... Sabay sila nung skater or sila nung tol. At saka si Aftermath. Pati pala si Aftermath. Nag-apprentice sila, sabay-sabay sila halos. Si Soity may-ari ng MF Floating. Yes, sir. Si Matt Cartelem, yan si... Si sino yung huling yung nabanggit? Si anyway, yun na sila mala yung boat na yan, man. Grabe rin eh, no? So, ito si Pikes. Si Pikes, Grey Burger Bites. May si Pikes hanggang ngayon, barbero pa rin dito. Tapos, may sarili na rin siyang burger joint. Oh, man. Yung mga ganung bagay. Feeling ko, hindi ako nagsalita on behalf of them, pero sobrang laking bagay rin siguro talaga naging part yung Slick Barbers sa kanila. Oh, kahit naman yung Slick Barbers eh. Naging, half-half kami. Kung sino rin sila tapos kung sino rin yung Slick Barbers ngayon. Ito ba yung masahe mong community, man? Yung building mo, building community? Oo, talaga. Kasi yun siya. Ito na yun eh. Kumbaga, ito na yung masasabi mong sa inyo eh. Alam mo yan. Nung nabuo na yung shop, nung kami-kami na, tapos may mga umalis na. Yan. Tulad nun yung umalis na sila, Mac and S, nagbuo na sila nung Heavy Hands Barbershop. May time pala na umalis talaga sila eh. Medyo ikaw na lang yung naiwan. Tapos apprentice pa sila Rads noon. Tumayo ka na sa sarili mong pangalan. Yun yung parang second na buhay ng Slick Barbers. Okay. So parang yun yung season 2. Season 2 kasi ngayon ang kwento parang from scratch halos lahat. Ngayon, kailangan i-build yung sarili namin. Kasi hindi pa fully barber yung mga barbera. May time pala talaga na naiwan ka dito. Mag-isa na I'm gonna stay here. Ay, tutuloy ko itong Slick. Tapos, syempre, medyo may parang hurt yung feelings pa rin. Of course. Pero kasi yun. Tatlo kayo eh. Kapag naiwan. Medyo may ganun nun. Pero eventually kasi, nung nakatayo na rin kami nung... Syempre, mas lalong ang result naman nun,
yun nga, yung community na tol, tayo na lang. Parang kailangan, ang kailangan natin mabuhay yung isa't isa. Okay. Yun siya. So, naging mas strong yung relationship namin na magkakasama dito. Tapos, yun nga, eventually naman, parang nung sa, ano, nung nagkaroon, inayos na rin namin yun sa Heavy Hands na parang wala na yun. Parang, hintayin pa ba natin, pag tumanda naman tayo, hindi na ba natin sila babatiin? Parang gano'n na. Or, nice na yun, whatever. Gets mo. Kasi parang, unless kiss mo na talaga hanggang sa mamatay kayo. Pero kung hindi rin naman, di ayusin na natin ngayon. Baka mas marami pang magawa. Okay. So, yun. Inayos namin. Tapos actually, lumaki yung barbering culture na street barbering nang hindi slick barbers yung dumami. Pero nag-branch out ng iba-ibang barbershop. Tulad nun, yung All Out. Tulad nung Heavy Hands. And yung mga yan galing sa slick yan. Pati yung barbershop rin na Brothers Keeper, yung mga client dati na naging barbershop na rin. Marami pang iba na hindi gano'n nabanggit. Pero, nakabuild ka talaga ng community, man. This is more than gupete. Hindi lang gupete. Yun nga siya. Sabi mo, gumagawa kayo ng charity. Yung pinag-usapan natin kanina. Tapos may kanya-kanyang artist yung mga barbershop. Kumbaga, diba? Pabuo siya ng pabuo na hindi lang, iniisip kasi ng tao, gupit. Yun na tapos na, pero sa totoo lang, may na mas malaki pa ang slick barber. Yun, ganun siya talaga. Yun, nag-branch siya. Yun, yung mga sa iba-iba. Parang kahit nga saan sa Pilipinas, sa Metro, masasabi ko kung saan ka pwede magpagupit na kakilala namin. Na it's either barbero sa slick dati or kliyente sa slick na ngayon, ang gagaling na barbero na ngayon. Being a leader, man. Ano yung masasabi mo ganyan? Nakakahawa ka ng tao eh, nawalan ka ng tao. Anong klaseng struggle to para sa'yo or anong mga nabigay sa enjoy na to? Siguro, yun din, malaki siguro na ambag sa akin dun is yun niya. Kasi lumaki rin ako sa, kumbaga, community-based na church din. Okay. So, parang, basically, dun ko nakita kung paano rin yung mag-handle ng tao, kung paano mag yung mga decision making as a parang leader, parang ganun. Well, yun, parang dito sa slick kasi mas medyo may flip rin kasi sa akin naman yung pinaka gusto ko dito sa amin, parang parang natutunan ko through time na parang kanya-kanya kayong ano eh, parang pag sa inuman, kanya-kanya kayong timpla eh. Facts. So kailangan mong malaman yung timpla ng isa. Hindi mo pwedeng ipilit yung timpla mo sa kanya. Ang dami mo na rin nadaan ng ano yung batch eh. Ako nakita ko lang kayo na nakaya kayo na set. Kung next batch pa, naabutan ka. Tapos next batch na naman. Si Lawin. Si Lawin pala. Si Lawin. Si Lawin. Ngayon, sa mga galleries, di ba? Nag-auction ng mga artworks. Natawad kayo yun. Yan. Nakasama ko, Sherwood. mismo. Sa mga days na yan. Those were the days. May naging tropahan din talaga na crazy, matindi. Crazy, no? Tapos, mga batch mga late yan sa Ilay, matagal na nga yan. Nag-umaga sina another artist na kasama mo, which is the Long Haul. Sa Long Haul, man, ito na yung group na nabuo nyo. Yung Long Haul parang consist siya ng actually solo artist rin kami. Si Ilay. Si Ilay, si Sunny Warhol. Sunny. Si Rail Kid. Tsaka si Six the North Star. Basically, may sarili-sarili rin kami. Nung time na to, man, medyo established na talaga yung slick na to, diba? Bumalik ka ulit sa roots mo, which is the music. Yun mismo. Naglabas ka nga ng mga mixtape mo, naglabas ka rin ng mga albums mo. Yung mga through time na tumatakbo nun. Tapos, yun, talagang yung mga na nag-build kami dun. Naisip kasi namin yun na parang magsama-sama rin kaya tayo. Kung mga iba-ibang style. Matambay ito mga yun dito. Yan, sina Sunny, kumbaga, yung mga gusto namin na artist sa tenga namin, parang magsama-sama kaya tayo. So kahit iba-iba tayong style, try natin maging isa. Parang ganun siya. So yun, from there, nag-pick up yung ganun. Tapos, yan, may mga gigs rin kami na mga ginagawa. Okay. Tapos may mga projects rin kami. And from there, nag-pick up talaga yun. Lalo na nung huli nga, si Six galing siya sa, nakasama niya tol sila, Alchemist. Sila Larry. Alchemist, like the Alchemist. Oh, Alchemist, the God. Pumunta siya. Tayo siya, man.
San to? Pumunta siya sa LA noong mga past few weeks. Damn, nakakabaliw yun na makikita mo yung mga idol. Talaga, long-haul global communications, dog. So, ganung level. So, nakaka-proud rin. Siyempre, di ba parang... Part ka nun eh, part ka nun eh. Kumbaga, kabiroan ko yun sa 6 eh. Tapos makikita mo, meron siyang picture kasama si Alchemist. Crazy. Kumbaga, wala sa hinagap mo na mangyayari. So, yun. Ganun yung caliber nung mga artist rin na kasama. May balak ba kayo maglabas ng album, mixtape, or singles ngayon? On the works yung mga ganun. Pero, so far... Ano pa naman, may kanya-kanya pa kaming mga pinaprocess rin ng mga projects. Nakikita ko nga naglalabas yun. Alam ko si Rail Kid, may ilalabas siya na album kasama si Six. Okay, okay. Pero silang tinit. Alam ko tapos na nga eh. Si Eli, may kasama yan si ano eh. Eli and Six the Heartstar. Actually, may gig sila sa darating na fest dito sa Sarks. Parang gano'n. Sarks, si ano yun? Big ano yun? Big ano yun ha? Big stage yun. So yun, yung mga ganun bagay, nakaka-proud diba? Of course, of course. Medyo patapos na tayo, ano, right. India. I would say, what's next for you, man? And your message to all the aspiring barbers and artists. Sa akin siguro, what's next for me is mga bagay pa ng mga gagawin ko sa mga music ko rin is may mga tinatapos lang rin ako. Acts. So para mga albums na gagawin. Tapos, eventually, sa paggugupit, kung na-inspire kayo maggupit, try nyo rin, di ba? Kasi, actually, yun yung isa sa mga apprenticeship namin, na parang, hindi kami, yun yung isang pride namin, hindi kami naghahanap ng apprentice, per se, na talagang naghanap kami na desperate. Pero, parang yung tao mismo, pagka lumapit siya, ino-honor namin yun. Do you still accept apprentice right now? Oo, pero yun na nga eh. Lalo na ngayon, kumbaga ibang level na rin kasi. So, ang lagi naming ina-highlights pag sa ganun, madali maging barbero, pero hindi madali maging slick barbers. Ganda na. Yun talaga ang ano namin. Kasi, madali lang naman talaga eh. Kahit nga, hindi mo na nga kami kailangan para matuto mag-gupit eh. Pero kung gusto mo maging slick barbers, iba rin yun. Okay. Yun. So, yun. Kung gusto mo matuto mag-gupit, try mo, 'di ba? Would you invite the people here na aspiring na visit the store? Naman, 'di ba? Parang tingnan mo kung ano yung gusto mo matutunan, 'di ba? Ano yung gusto mo. Kwento mo kanina, man, sobrang nakaka-inspire sa akin yun na you just want it so you did it. Mm. Sobrang basic eh. Wala namang ibang paraan eh, 'di ba? Tumalon ka, man. Tumalon sa tubig, 'di ba? Learn to swim, 'di ba? Singer, swim ka. Ano yun eh, testing water sa iba. Alam mo, paalang, isang paalang yung inaano. Pwede naman yun, pero matagal eh. Kumbaga, pwede ka tumalon. Pwede mo isang paalang. Depende na sa'yo kung paano mo. Talon ka, tapos try mo lumangoy. Siguraduhin mo, kaya mo pa rin kumapit doon sa gilid, di ba? Hindi naman kung feeling mo hindi mo kaya, di lipat ka na, di ba? Doon ka sa mas kaya mo. Ramdamin. Ang ganda nun, man. Ito na yung blitz question ko, ano, Indio. Name... 5 albums on top of your head na favorite mo or nag-inspire sa'yo? Who you really are? West Coast talaga yan. Below the Heavens. Below siya ito? Sino? Si Blue. BLU. Blue and Exile. Below the Heavens. Evidence. Yung, paano ang album niya? The Weatherman LP. Evidence, The Weatherman LP, okay. Evidence. Tapos, Give Me My Flowers While I Can Smell Them. Sino to? Si ano pa rin, Blue, BLU. Blue, basically yun eh, yun naman siya. Yung pinaka nag-influence sa ito. Malaki talaga yung impact sa akin. Mga new school, wala. New school? Wala masyado. Mm-hmm. Kumbaga yun talaga yung naging, ano, yun, propaganda. Ito naman parang medyo... Christian hip-hop naman si siya. Propaganda, anong album? Propaganda, or? Yung Art Ambidextrous. Okay. Yan, tapos, yun, basically yun lang. Yun, yung yun yung pinaka- Bamboo pala, Bamboo. Oh, si Mama de Pistola. Yan, yun yung mga three stars ko na, kumbaga apat nga sila na talagang pillars ko. Anong album yung Bamboo mo, pinaka naalala mo? Party Worker. Okay. Party Worker, solid yan. Solid. May alam mo ba, yung mga binanggit mo, hindi ko na masyado alam. Medyo hindi ko na generation. Pero talagang, ano yan, foundational sa akin. Okay. Na parang, yun yung full spectrum din nung
nung pwedeng ma-reach nung parang artwork na gusto mo. Five artists na gusto mo makatrabaho, man. Na gusto mo makakollaborate. Makakollaborate? Siyempre. Local, local. Local. Kung straight up lang, siyempre, ano to, parang, yan, si, siyempre, yung sa Long Haul, wala pa kami mga kanta talagang, ano eh. Yan, si, siyempre, si Eli, di ba, si Sunny Warhol, tsaka si Railkey, yan, mga katrabaho ko na rin. Kung sa, iba pa sa local. RJT. RJT, RJT. Diba? Al James, mga tropa rin, no? Al James. Pero, eventually, siguro. Sino pa, hindi, yung magiging sa grupo mo, bro. Madali na lang yan, eh. Gusto ko yung mga, sino pa ba? Third Flow. Third Flow. Facts. Ayan, Third Flow. Tsaka Dalawa pa. Isa, off the top na iisip ko ngayon si Astro. Okay. Kasi parang feeling ko nag-cruise yung landas namin noon pero hindi ganun ka-solid yung nangyari. Pero kasi nagpang-abot kami sa wordplay noon eh. Okay. Tapos fan ako ng artwork. Nung parang nung music niya. Lalo na yung takin ni Astro eh. Yung parang solo niya, yung ganun. Tapos sino pa ba? Last. Sila yung sa ano, Pildera. Okay. Pildera Valley. Okay. Mga homies doon. Man, nakilala na most ng tao dito sa Slick Barbers, nakita ko lalo yung kasi watcher lang din ako eh. Tropa naman ako dito pero hindi ko alam yung buong ano. So nalaman ko yung history niya, nalaman ko what it really does. Hindi lang siya barbering talaga eh. No? Street barbering talaga siya. Community barbershop talaga siya. And maraming salamat sa nabinigay mong oras dito sa Dial 7. Yes, sir. And kung hindi pa kayo subscribe now. Yung mga ano natin ni Indio, lagay natin yung mga socials niya dito. Yes, sir. May Facebook page ka ba ngayon? Or ano, Indio Lahing Bilad. Ito po, pop natin dito, lalagay natin yun dito. And like nyo yun, support the artist, man. This is Dial 7 for the artist, by the artist. You already know. Peace. Yes, sir. Peace.